The content provided on this podcast is intended for entertainment purposes only. Views and opinions expressed by the guests and or the hosts of Rockhold TV are solely theirs. While we do not condone misinformation and disinformation, all details provided are taken from sources available to us at the time this episode is created. Rockhold TV makes no claim to accuracy, completeness, timeliness, suitability, or validity of any information and will not be liable for any errors, damages, persecutions, or butthurt arising from conception. Viewer discretion is advised. Follow nyo yung Broccoli TV and subscribe, mga kapanali. Click here. 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 Click here to subscribe. Ayon! Makasalan ng gabi sa inyong lahat. We're now back sa ating podcast. Ayan, pasensya na kayo. As sabi pa lang dito eh. So, I'm just on time. Sorry. Ayan, welcome mo natin yung mga kasama natin. Ang dami, hindi ko na kayo babanggitin. Kita naman sa screen. Ayan, pasensya na. Umaalulong na daw yung mga lobo. Medyo nagugutom na. Papakain na natin sila. Ng, ano ba? Lamang kati. Pagkaing ano, hindi napapanis. Ayan, hello sa mga palopo. Kanina nanonood ako sa TikTok yung mga lobo eh. Mga wolf. Ang cute nila eh. Ano lang talaga, vicious lang. So dapat ganun tayo, hindi tayo yung maamo lang na aapi-apihin ka. Maaabuso ka pag ganun. Eh sa mundong ito eh ano, tayo. Survival of the fittest. Pagka hihinahina ka, kakainin ka ng mga lobo. Ayan, pasok-pasok yung link po natin nandiyan sa YouTube chat. Sa YouTube lang tayo guys, ah. Nandito ako sa isang hotel. May airport eh. Ay, kikwento ko pala sa inyo, putya. Dapat nasa Pinas na ako. Na-delay yung flight, sabi niya, ano, announcement, ganito. Nag-ta-Thailand na, ano, ang tawag yung Thai na language. Narinig na yung 45 minutes. So, in 45 minutes, akala namin, ano na, boarding. Eh di, nag-shopping muna kami, mga pasalubong. Pucha, pagbalik namin, wala na eroplano. Yung pala, yun na yung... Yung 45 minutes na yon, yun yung lipad. Pucha. Ayun. Eh, wala namang option to rebook. Bayad ulit kami ticket. Nasa 31,000. Lesson learned. Aray ko po. Aray talaga. Eh, di ano. Kasi, di ba, pag nagbubuka, yung kinabukasan, mahal. The next day, mas mahal. Tapos, pagka pangit na araw, mura. Eh, the more na magtatagal ka, mas marami kang gastos, di ba? Mag-hotel ka, kakain ka, hindi kami nagluluto dito. Hanap kami ng ibang book. Yung nakuha ko, Thai Airlines. Mas mura. Tapos, the next day, meron na. So, bukas, uwi na ako. Yun lang. Tatlo kasi kami. Mahal din eh pag kinonvert mo. 30 mil po. Tagis dahil naliit kami ng ano, a few minutes lang. Parang 2 minutes lang. Talagang ano, meron din isa naliit eh. Sabi, nakipag-away siya. Na 2 minutes lang. Ano, ba't di niya ako pinapasok? Eh di, parang Chinese siya eh. Nagmamatigas yung mga taga-airport. Hindi talaga pinapasok. So parang lima kaming naliit. Ayun, hassle, punta pa kami immigration, kinuha pa yung maleta at sa baggage, daming yan. Kaya andito pa ako. Buti malakas internet, ayan, mag-ano tayo, podcast. So, andyan naman si Kuya Adele. Wala pa, no? Ayan, hello sa inyo dyan. Yung sasalita, just raise your hand po. Ayan, so, ano bang ano natin? Title natin, wala akong maisip, Apoy, kasi ito yung nakikita ko. Pero meron ba sa Reddit na bago?
na bagong mga kung ano-ano balita. Sailor ship itong nakikita ko. Sandali. Ano ba latest, guys? Baka pwede nyo ako i-update. Hindi ako gano'ng nakapag-reddit eh. Maliban dun sa nagugutom na yung mga lobo. Sabi ni Frosty Jump, kailan kaya ilang gabi nang walang live si Broccoli? Parang nanlalamig na ang pananampalataya ko, mga kalobo. Yung ningas ng aking pananampalataya ay wala ng gatong. Kailan kaya babalik ang live? Ayan, nakabalik na tayo. Parang twice lang ako nag-live in the past 2 weeks. Teka nga, hindi ko yata ginagamit yung mic ko. Teka. Okay ba ano ko, audio? Pangit. Pwede na. Pwede na. Teka. Magsiswitch ako. Pangit pero pwede na. Magsiswitch ako sa heads. Hindi pala nakaselect yung Bluetooth headset. Ayan, umokay. Parang ganun pa rin. Pero okay naman. Nice luck. Reddit news na lang tayo. Hindi ko rin alam kung ano mga bago eh. Ano bang juicy ngayon? Oo nga eh. Sige, Reddit. Ito, umokay? Hindi. Same lang. Same lang, pero understandable naman. Ayan. Okay. Marami mga nangaaway. Kuya Del, pasok na. Meron ka bang, ano? Bisita? Guest speaker? Aki Buloy. Ito, Aki Buloy. Yes. Ay, oo. Si Aki Buloy, may testimony yung isang parang worker nila doon. Yung researcher na walang sahod. Tapos, pinaglilimos sila sa gabi. Mm-hmm. Ngayon, pag hindi sila nakahit ng kota, sinasampal sila. Ayun ang matindi. Pero yung pareho ng yung walang sweldo, yung bisita na yung news anchor, mas malaki sweldo, it's the same. Oo. Sa UNPG. Naglabas si Kibs ng audio. Napakinggan niya ba yung audio niya? Medyo... Hindi. So, yung nakapakinig dyan, guys. Yung sabi niya, this is Paul Kibuloy. Ayoko magpakita ng video. It's time na, manindigan tayo. We will take over the Philippines. Sambira, take over the Philippines. Sino nakapakinig, guys? Tinga, walang nakapakinig sa inyo. Ayoko lang i-play eh. Pero nasa news siya eh, all over the news. At ito, tinretan niya si Lisa Ontiveros, yung mga Marcoses. Ito, sabi niya, dahil nanganganib ang buhay ko, ay hindi ko muna makikita ang aking pagmamukha, ang aking poses lang muna. Ayun nga, pero sabi niya, may threat na daw sa buhay niya, wala na daw, sana daw siyang walking dead. Yun yung sinabi niya, walking dead. Dahil pinapa-hunting na daw siya, may mga drones daw sa bahay, ay sa mga nila properties, nagtatago na daw siya. Hindi na naman ang tatay niya? Weak? Oo. Pero so be it daw. Ready na daw siyang patay. Pero before that, ite-take over niya daw muna ang Pilipinas. Punta siya ng Brazil. Too late na yata eh. Baka may alert na to sa airport eh. Oo. Oh, baka ano siya sa FBI eh. Ng human trafficking yun, diba? Oo. Number 1 siya. Ayun, nasa top 10. Top 10
Most wanted. Ang bintang niya sa government natin, ano daw siya, inibigay na daw sa mga Amerikano. Nagtatago daw siya sa sariling bansa niya. Hindi daw dapat ganun. Eh, ang daming accusation sa kanya, dapat harapin niya. Same as the, ano, nangyari kay Bess. Hindi niya hinarap. Nakadaras. Nakatakas. Eh, siya, mukhang matatrap siya dito. Ano kaya to? Exciting din eh, kung ano mangyari. Pero paano naman niya ite-take over yung man siya? Puro Catholic naman mga nasa ano, Pilipinas. Ilan lang ba sila? Mas maliit pa sila sa MCGI, di ba? O malaki rin? Hindi ko alam. May binanggit siyang figure eh, parang 4, 5 million. Malabo yun. Hindi mo na akong papatunayan. Brooks, di ba ano, BFF sila ni PRD? Hmm. So, paano yan? Doon na lang siya sa Davao. Oo nga. Tatago daw siya sa mga ano, mga bahay na ganda. Oh, ayan na si Kuya Adel. Mukhang maraming ano yan. Bagong chismis. Andiyan na siya. Andiyan na. Nadbit ko na. Yeah, Adel was a host. So, ang nakikita ng mga kapatid, it's this, it has ano, nakakompare nila. May similarities. Yung nangyari kay kids. Kasi, it's, pag sumunod ka sa cult playbook, how to become a cult leader, doon talaga papunta eh. Either kulong, or pakamatay, or may mamatay. Diba? Or mag-retaliate kagaya nung ano, ibang cult na magkaroon ng private army. Oo. Yan na nga. Sabi nung yay, yay. Private army daw. Oh. Although, ano ah, mga kwento dito, yung mga pinapasok sa kwarto niya, gano'n. I think wala namang gano'n sa MCGI. Pero parang yung pattern ng free labor, yung is ano lang, volunteer lahat. Eh, parang naiiyak pa si Kids eh nung kinikwento niya yun eh. Yung ano daw, lugot, pawis at luha ang ano nila, ang puhunan sa pagtatayo ng mga properties niya. Tapos gusto niya lang kunin, sabi niya sa government, kukunin niya pag wala na ako. Yun nga, kaya nasabi ni Lisa dito, wag pong pabiktim. Ang hinihingi lang po sa inyo ay humarap sa legal na proseso. Which is the right thing to do. Unless nga, ganyan din si Bess eh, yung meron siyang paranoia na papatayin siya. Sa INC naman yung binuntang. Si Kibs naman, papatay siya ng mga Amerikano, CIA, FBI. Ay, lato. Sige, Bad Enoch. Sawadee kap. Oh, kat-kat-kai. Kat-kai. Uta. Mamitang. Brooks, mamitang. Ano yan? Mamitang. Hindi ko alam. Hindi, wala akong natutunan dito. Ano sa atin, bro? Kuklakum. Huh? Ang cute nila yun, ha? Naawa na nga. Nasa Chinatown ako isang gabi. Sabi ko, this is Chinatown! Gumagana na ako magsalita. Nahawa ako. Lay, lay, lay. Nadidinig mo ba to? Lay, oo. Lay. Nadidinig mo yan. Lay, 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 lay. Pastor, pastor. Ayun lay, pala lay, yun. Lay, lay, lay. Pastor, pastor. Kaya ka na.
Huli sa aeroplano, lay-lay-lay na yun. Oo. Lay-lay-lay-lay! Naiwan ang aeroplano po. Oo, hindi ka nag-ano eh, lay-lay. Lay-lay-lay. Lay-lay. Kala ko departure, ano, yung yeah. boarding, yung sinabi niya, yung pala, aalis. Ganong oras. Yung pinamili ko, magkano lang. Ang ginasas ko sa rebook. Good evening nga pala, Brox. Absent ako nung isang beses eh. Oo nga eh. Good evening sa mga panelists. Mga panelists natin, mga gentiles. Sabi nga ni Clancy, ni Brad Clancy, mga gentiles. Mga gentiles, mga infidel, tsaka mga goy. Yung goy, term naman ng ano yan, ng mga kudyo sa non-Jews, goy. Wala namang good sa Muslim infidels. Tinikmang ko yung ano, sarap. Ay, inantok pala ako. Ano ba, introduction pa lang, Brox? Oo. Introduction pa lang. Live na. Oh, live na to. Sige, ano masabi mo? Ay, yung napanood ko yung ano, usapan nyo nung previous ano. Tungkol dun sa ano, kay ano ba yun? Kay Apostol Judas. Tungkol sa pagpapakamatay, kung maliligtas ba siya o hindi. Naiwan sa Eri eh. Sa ano, sa Iglesia Katolika, na-upgrade na yan yung masalamuot na pananaw kay Apostol Judas na ano, yung tradisyon kasi ng mga Kristiyano kapag nagpapakamatay, parang wala nang kaligtasan. Opo. Ngayon, ki noong ano, 1990, ki Pope John Paul II, pinagtiba yung Catechism of the Catholic Church 2283 na hindi na kinukondem yung nagpapakamatay base sa kung anong uri ng pagpapakamatay. Kasi ang sabi doon, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa sa walang hanggang kaligtasan ng mga taong kumitil ng kanilang sariling buhay sa pamamagitan ng mga parang alam niya lamang. Ang Diyos ay makapagbibigay ng pagkakataon para sa nakapagpapalusog ng pagsisisi. Ang simbahan ay nananalangin para sa mga taong nagbuwis ng sariling buhay. So upgraded na, hindi na kinukondem yung ano, yung pag nagpamatay ka, hindi ka na maliligtas. It is based on kung anong sitwasyon ng tao, kapag ba yung depression, basta yung wala siya nabaliw sa sarili. Nabaliw. Hindi yun, oh, hindi siya ano, hindi siya pinapatawa ng pagdudusta na hindi ka na maliligtas, hindi ganoon. Hindi na ganoon ang Iglesia Katolika. Moron lalo kay Apostol Judas Iscariote na walang doktrina ang Iglesia Katolika, particular kung hahatulan ba si Apostol Judas, walang particular na ano kundi ipinagsasadyos yan. Kasi iba-iba ang pananaw ng mga Pope. Pagaya ni Pope Benedict, ang pananaw niya diyan is ang pinakamatibay ang misteryo ng pagkapili sa kanya. Yun lang ang pinaghahawakan ng Pope Benedict, yung misteryo ng pagkapili. Kasi nga, 'di ba, God is all-knowing. So, alam ng Diyos, kaya ibinigay si Apostol Judas sa anak para doon sa particular na gagampanan niya na hindi kayang gampanan ng 11 apostol. Kasi nandoon yung ano, yung naturalesa ni Apostol Judas bilang isang yung kanyang ano, kanyang nature, hindi kagaya ng ibang apostol na pwedeng ma-deceive ng pagkaawa kay Kristo. Halimbawa, kagaya ng kay si San Pedro na sinabi ni Panginoong Hesus na
siya ay papatayin. Doon sa Mateo 16:23, sabi Pedro, ako ay huhulihin at papatayin, pahirapan, di ba? Sumagot si San Pedro na hindi po pwedeng mangyari sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, dapat tatapot lumingon siya, sinabi niya kay Pedro ay lumagay ka sa likuran ko, Satanas, ikaw ay tisod sa akin. Sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. So, lahat ng sa panahon ng panahon ng Panginoon Jesucristo, lahat ng kokontra doon sa pagiging mangyayari sa Panginoon, hindi pahihintulutan ng Panginoon kung sino man ang gusto magligtas sa kanya, kung sino man tao na naka-invento ng time machine para bumalik at iligtas siya, pagagalitan siya. Hindi yan kalooban ng Diyos para ako iligtas mo sa krus. Kaya si Apostol Judas ay isang collaborator. Katunayan niya, inutusan pa nga sa huli sandali, inutusan pa nga siya na ano, sa Juan 13:27, sabi, nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Hindi ito literal na pumasok, kundi ito yung evilness. Figurative speech yung pumasok sa kanya si Satanas. Evilness yung pagtataksil. Sinabi ni Jesus kay Huda, sabi niya, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. Imagine, inutusan pa si Apostol Judas na gawin mo ng madali ang dapat mong gawin. Ibig sabihin, hindi po pwedeng hindi maganap yung pagpapako sa krus. Kaya hindi basta mahatulan si Apostol Judas. Ilang kung sa ano yung pinag-usapan doon sa pagpapakamatay. Okay. Iba na ang stand ng Catholic, ha? Hindi yung so possible maligtas. Yung pananaw nung unang panahon. Oo, panahon nung unang panahon na yung nagpapakamatay wala nang kaligtasan. Hindi na uso sa Iglesia Katoliko 'yan. May ano, okay. 1990. Na upgrade so, na. Para po pala ilang. Kayo ano. Dumating na sa pagkaunawa din, ganon. Na bago. Hindi naman, hindi po pwedeng gamitin yung ano eh, yung Isaiah 29:24. Kasi para lang sa mga taong ano yun eh, mga taong mapasala. O mga taong nangangamali ng diwa at saka mga taong mapag-upasala. Eh, hindi nararapat sa isang mga mangaral sa mga Kristiyano o sinumang matinong tao na natuto. Kundi ito eh, yung Isaiah 29:24 ay mga newbie na napunta sa isang halimbawa sa Kristiyanismo o kaya sa ibang reliyon na mabuti, yun yung taong dating masamang tao na bumuti. Yun yung 29:24. Sa taong masama na bumuti. Okay. Kaya hindi po pwede yung isang mangaral i-adapt ni Ginoong Soriano na siya ay tuwing laging nangangamali ng diwa at laging mapag-upasala. Hindi. Oo. Hindi nila ano yan. Mga miyembro na si hindi nila tanggap na mapag-upasala ang kanilang puno. Yung kay Judas, hindi nila matatanggap yan na maliligtas si Judas. Sa akin naman, hindi baka nila talagang kinukondem kahit sa mga groups. Yung mga MCGI groups talagang pag pinag-usapan si Apostol Judas, wala, alabi niya na. Asa ano na yan? Kumukulong apoy na yan. Hindi. Pwede pang ma-reincarnate yan. Tapos babawi siya next life. O, di ba? Ganun ba yun? Oo. Oh, ganun yan. Atonement. Oh, pwede. Kung talagang may ganun. pwede naman. Sa ibang pananaw, sa mga Hinduism, pwede ka. At ako, kung meron mang ganun, di maganda. Oh. Di ba? Kasi just basta maalala mo yung dati mong buhay. Pero kung di mo maalala, di ba, bro, kasi ikaw, nabuhay ka, hindi mo naman naalala yung dati, useless. Hindi, pero makakamit mo yung justice. Yeah. Oo. Justice. Oo. Oo, at ano yun, pambawi. Ayun, pambawi man lang. Oo. Si, pag, or, rin, kung dati yung pusakal. Pwede inok. Ambawa, yeah. Hindi tinupad ni, ano, sumuway si Judas.
Sabi ni Jesus, gawin mo madali. Ayoko nga. Hindi niya ginawa. Meron bang okay, ibang siya? Meron bang ibang gagawa noon o mag-iiba na yung history? Like mabubuhay na si Jesus ng matanda, 56 years old. That is possible dahil ginagalit ng Panginoong Jesucristo yung mga ano eh, yung mga Pariseo eh. Kasi mismo ang Panginoong Jesucristo is a form of suicide eh. Kasi alam niya na siya papatayin pag ginalit mo yung mga Pariseo, pero still nag-ano siya sa mga Pariseo. Tayo mga ulupong. Ulupong mga anak ng ulupong eh. Mga lahi ng ulupong. Ibig sabihin, talagang decided siya na kung ano man ang gawin ng mga Pariseo. Ginalit niya. Pariseo sa kanya. Let it be. Oo. Eh kung nag-ano siya, stoicism, hindi niya ginalit yung mga Hudyo, nag-ano lang siya, mabait-mabait, tapos wala siyang kaaway, nagturo lang siya, stoic. Oh. Eh di hindi sana siya napatay. Ibig bang sabihin nun, hindi niya maliligtas mga tao? Kung nangaral lang siya, hindi parang niya nasunod yung kalooban ng Diyos. Hindi niya nasunod yung kalooban ng Diyos. Yung ang kalooban ng Ama. Kasi, tinempt siya ni Taning. Sabi ni Taning, inakit siya sa bundok, o talong ka, tutulungan ka naman ng mga anghel ng Diyos. Pag tumulong ka dyan, isa-save ka. Bibigyo sa iyo lahat, kayamanan, kapangyarihan, basta tumalong ka. Ano gusto mangyari na Taning? Hindi matupad ni Kristo yung pagpapako sa krus. Kailangan mamatay siya sa isang bagay na hindi naayon sa kalooban ng Diyos tungkol sa pagliligtas sa salibutan. Kaya pinatatalon siya ni Taning eh. Kung tumalon siya doon, failure. Isa failure at winning ano naman si Taning. Yeah, never na. May tanong po ako. Yes. May tanong po ako. Yung sinabi yes. niyo po ang kalooban ng Diyos, ibig sa, po, hindi po si satisfied po to, unsatisfied. So kalooban po ng Diyos yung yes, ano? Kalooban po ng Diyos, ibig niyo po sabihin na mangyari yung kay Kristo? Parang ganun po yung pagkakaintindi. Yes po, sinasabi niya yun eh. Pero opo, anak opo. Niya po eh, di ba? Ayun nga po yung pag-ibig niya, di ba? Yung famous verse ng ano? Famous verse ng na. Mga born again. Parang naguluhan po ako. Sige po. Ayun, sinugo verse, para mamatay. Yung famous verses ng mga born again, John 3.16, di ba? Sapagkat ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan. O, di ba? Yun yung konsepto. Yung John 3.16, yung konsepto na kailangan mamatay siya. Oo nga eh. Kasi ang inisip ko, what if hindi niya kailangan mamatay? Kasi yung dala niyang kaligtasan, yun yung word of God eh. So, by saying those words, maliligtas na yung mga tao. Hindi niya kailangan mamatay. Kasi paniwala ko dyan, kung totoo yan, he was murdered. Tapos, yung mga hula-hula, mga propeta, tinupad niya sa kanyang sarili. Kasi uso nun ng mga propeta. Yes, Brad Brox. Yung mga hula ng propeta, siya yung hinulaan na isang alay. Oo nga. Yung panahon ng mga Hudyo, nag-aalay ng mga tupa, kasalanan. Pero sa pagkakataong to, yung alay niya hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Gentiles. Jews and Gentiles. Yung pag-aalay niya kasama yung mga Gentiles. Merong step. Kasi wala tayong mga Gentiles, wala tayong puwang sa Diyos noon eh. Kaya nga yung pinag-usapan natin, yung pati nga yung namatay na hayop na kusa, pinakakain sa atin eh. O ibigay yun sa mga Gentiles. Sa mga mga foreigner, yung mga namatay na hayop na kusa. Oh. Kasi kayo yung mga Hudyo, kayo yung malilinis. So, sa pagkakataong yun, pagdating kay Panginoon Jesucristo, nagkaroon tayo ng chance dahil hindi makaperfect tong ano eh, itong mga Hudyo matitigas ulo eh. So, sabi nga ni San Pablo, dahil sa pagsiway ng mga Hudyo, nagkaroon tayo ng biyaya. Oh, pero sabi nila, but Enoch, wala daw inalay. Kasi yung pagpatay sa kanya, nabuhay siya ulit after 3 days. Walang naialay. Walang sacrifice na buhay. Yung patay, namatay. Tapos, oh, yun. Yung pagpatay sa kanya,
Yun yung alay. Yung pagbuhay naman, yun yung pangako na there is a life after death. He is, Jesus Christ is the sample. He's the first resurrected. He is the sample. Para maniwala ang tao na there is life after death. Okay. Bukod yun, pwede, yung pag-aalay, tapos yung resurrection, yung pangako ng Diyos na maniwala kayo na there is life after death. Pero so, for me, there is life after death before eh. Unnecessary yun, unnecessary death. Pwede naman di mamatay. Ano lang. Wishful thinking lang na. Sana ganun nangyari. Si Riddell. Pwede, pero naganap na eh. Oo nga. Sige, bro. Thank you. Good evening. Evening. Malinaw? Apo. Naalala ko, nabanggit ko na yan eh. Na, nasabi ko na rin dati. Naisulat na yan ni ano eh. Nasagot niya ni Pablo. Alam ko si Pablo yata ang sulat nun. Kailangan niya talagang mamatay. Hindi talaga pwedeng hindi. Kaya nga ganun yung sinabi niya kay San Pedro. Kasi nga, uwiwawa sa akin siya eh. Kasi na, kaya din siya ipinanganak na Israelita. Yung promise kasi yun eh. Yung promise kasi kay Abraham. Doon kailangan niya kasi talagang mamatay bilang Israelita. Kaya doon siya, ano. Dahil sisirain niya yung ano eh. May wawa sa akin siya eh. At kailangan niyang mabuhay muli. Para yung pagkamatay niya kasi ano nga eh, naipaliwanag ko na yung nakaraan din yan eh, na yung sinabi ni, alam ko si San Pablo nagsulat niya eh, yung alam mo yung sawi, ano, sa mag-asawa under kasi siya ng law nga ni Moises dahil Israelita siya eh. Pero sa mag-asawa, di ba, pagka ang buhay pa ang mag-asawa, yung babae or yung kahit sino doon, hindi pa pwedeng mag-asawa. Ay ganun yung pagkakapaliwanag ni ano eh, hindi ko lang kabisado yung talata kung nasan yun eh. Pero sa mag-asawa, hindi pa pwedeng magkakasala yung isa pagka buhay pa yung ano eh. So under ano yun eh, parang yun yung ina-analogy dun sa law ni Moises. So ang nangyari kay Jesus Christ, kaya kailangan niyang mamatay kasi dahil pag namatay siya, mapuputol na yung connection niya doon sa kautosan ni Moises. Kaya pag nabuhay siya, yung nabuhay, hindi na yon under ng law ni Moises. Yun yung gusto niyang yun yung kailangan makarating sa atin. Yung nabuhay na Kristo, yun na yung dapat tayo mabuhay na ganun. Hindi tayo sakop ng kautosan na nasusulat sa papyas na bato, which is papasok na nga na, sinasabi na rin doon sa mga kasulatan sa New Testament na nandun na tayo sa kautusan na nasa puso na natin. So, doon na tayo maliligtas. Maliligtas saan? Doon sa mga taong nangangaral ng kung ano-ano na, oh kapatid, itong nakasulat, ganyan-ganyan. Inililigtas na tayo sa pagkakakulong. Dalawa kasi yung ano, yung anak ni Abraham na yung ina-analogy ni Pablo rin. Yung alipin, which is yung ina-analogy niya, yung anak ni Hagar, si Ismael. Tapos yung isa, anak sa pangako. So ang sinasabi nga doon ni Pablo sa mga kasulatan dyan sa New Testament na yung sa iyong binhi, hindi daw sa mga binhi, sa isa lang. So from Jesus Christ, doon na matutupad yung magsisimula yung mga anak ni Abraham na which is pinangako nga sa Panginoong Kristo. So magkakaroon ng dalawa lagi. Kaya ngayon, hanggang sa panahon natin, hindi titigil yung pag-uusig sa mga malalaya na uusigin tayo ng mga taong nabubuhay pa sa kautusan. Lahat sila magkukontra at kukontra. Ayaw nila ng malaya ka. Maiinggit kasi yung panganay sa mundo. So yun yung, okay, yung freedom na sinasabi. Oo. Pag Christianity talaga, maraming meaning, no? Kahit yung pag-iba ng templo, pag-iba ng katawan ni Kristo, ganyan. Pero sa Buddhism, ano lang yan, cause and effect. Inaway mo, sinira mo yung kautosan ni Moises, namumutawi dun yung Judaism. Mga Hudyo yun, eh. Nainuwala sa... Diba, Brad Brooks? Diba, yun nga yung... Actually, dito ko natutunan sa inyo, eh.
doon yung purpose, doon ko na-realize dito simula nung umaso ako, kung bakit siya kailangan talaga si Ryan din eh. Kasi nga sabi mo, di ba? Gagamitin kasi ng mga tao yung ano eh, yung kasulatan. Kaya tiga mo, ang gulo. Pag pinag-uusapan Bible, ang gulo. Kasi nga, yung mga tao, ipipilit nila na yun yung kasulatan. Kaya inaano, di ba, yung mga believers daw ng Bible, ipipilit nila. Yun yung mga nabubuhay sa kautusan. Yun yung, para sa akin, yun yung analogy na sinasabing nanguusig. Inuusig nila yung mga malalaya, yung hindi naniniwala dun sa kautusan na yun. So, walang katapusan yung ano, kung babalik tayo at babalik sa ano. Kaya nga binago na eh. So ngayon, kung halimbawa ang susundin ko yung kautusan sa puso ko, sino ngayon yung sinabi nga isusulat na sa puso ng bawat isa eh. Hindi na nga magtuturo ang isa na kilalanin mo ang Diyos, ganyan, eh. So, sinong magsasabi na ngayon na ang susundin ko yung nakasulat? Diba, lagi pinagtatalunan natin. Ang yung Bible, history, ganyan. Kaya nga, nakita na ng Diyos yun eh. Yun yung kalalabasan. Yung mga tanong nyo, ganun yung kalalabasan. Inabot na sa atin. So ngayon, kahit pa anong belief mo, kahit pa hindi ka pa naniniwala sa kanya, may kautosan ka sa puso mo eh. Kahit pa ano yan. So kasama ka sa malalaya. Hindi ka sakop ng kautosan. Kahit hindi ka pa naniniwala sa Diyos, kasama ka sa malalaya. Pupusigin ka rin ng mga taong hanggang ngayon, Biblia ang gagamitin sa'yo. Oh, sila na yung naging eskriba at pariseo. Oo, kasi ba? Bro, ayun yun, talagang kasama, ano talaga yun? Kasi yun yung analogy ng alipin. Kasi sila hanggang ngayon, alipin pa rin ang kautusan. Ipipilit nila sa atin na magpa-under sa kautusan. Pero kung hindi ka na magpapa-under, tayo yung anak ng malaya. Yun, ganda. Ayos yan ah. Sige, pagbigyan natin si Anna, sis unsatisfied. Yes, sis. Dinaano lang po kasi ako sa word na kalooban kanina na na-mention. Parang kasi sa akin yung pagkalooban, ano siya, parang ginusto kasi galing nga sa loob eh, parang galing sa puso mo. Hindi po kaya ang tamang word na dapat ginamit eh, pinayagan or pinahintulutan. Kasi inisip ko yung mga 7 last words, diba? Sabi, nagtanong pa si Kristo na bakit mo, but why have you forsaken me? Oo, diba? So feeling ko, parang hindi tama yung word na niloob. Sa tingin ko lang po, correct me if I'm wrong, kasi iba yung pagkaka-interpret ko sa kalooban. Yun lang po. Oh, Riddle, ano daw? Kalooban. Sa akin, ano talaga? Kalooban siya. Tama yung ano pa rin, kalooban. Kasi, hindi kasi ano eh, yun na, doon mangyayari yung ano eh, yung plano nila eh. Kaya nga alam nung Panginoong Jesucristo eh, alam din nung may nakakaalam pang isa eh, si Caiaphas yata. Naalala ko sa gospel ni John yata. Pero si Caiaphas parang nasira sa ibang mga gospel na parang sila yung masama eh. Pero merong isang talata sa alam ko sa gospel of John na si Caiaphas, alam niya rin yun na kailangan mamatay. So pinush niya din. Kailangan talaga kasi, ako hindi ko lang alam kung hindi ko pa naman na ba nahalo kayo yun. Kung alam ko sa Old Testament naman yung sinasabi nila. Pero kahit hindi ko pa siya nahalo kayo, naniniwala ko na talaga. No? Kasi nung sinabi ng Panginoong Jesucristo, yung katulad niya, yung kay Pedro, nung sinabi niya na tirawang niyang ano pa nga, di ba? Na jablo, ganito, lumagay ka sa likod ko. Kasi nga, hindi, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, hindi pwedeng hindi. Actually, ako, na ipaliwanag na ni Pablo eh, hindi makakarating sa akin ngayon. Hindi ako magiging ganito ngayon na confident ako sa sinasabi ko kung hindi siya namatay at nabuhay. Kasi may pinahahawakan na ako, yun nangyari. Hindi makakarating sa atin. Actually, sa kung halimbawa ako, kung ako yung nakikita ko yun, hindi ko ma-reach yung sinasabi ko ngayon sa inyo kung hindi nangyari yun. Kaya kailangan mangyari yun para mapalaya yung mga tao sa mga... Teka mo, basta, napatunayan ko yan dito simula nung pumasok. Pagpaikot-ikot, pagbiblia, napakagulo. Kasi yun, nakasulat yun sa tapyas na bato, na which is history, ganyan magulo. So, pinatunayan na yun na gulo lang ang dala din nun. So, pag nilagay na sa puso, katulad yan, sinabi na sa New Testament, ilalagay na sa puso, sino ko kontra? Yung Diyos, sinulat na sa puso ng bawat isa. Sino pa magtuturo? Kaya lang yung iba, gusto nga kasing i-controlin yung tao.
So babalik sila sa Biblia, lagi nilang gagamitin yung Biblia. Babalik, ibabalik at ibabalik tayo sa ano, papatunayan lang kahit na wala naman silang napapatunayan. Nawasak nyo nga, di ba? Ng mga 80s, di ba, Brad Brooks? Mawawasak ng isang Bible, di ba? Talagang mawawasak nila. Kasi nga, winasak na rin ang Diyos yun eh. Binabalik lang ng mga tao. Kasi nga, gusto nila, nakokontrol nila ang mga tao. Kaya nga tayo nakontrol eh, di ba? Naloko tayo, di ba? Kasi ginamitan tayo ng Biblia. Yun yun. Ganon. At paulit-ulit na mangyayari yan kung magpapaalipin tayo doon. Gusto niya na mabuhay na tayo ng malaya. Sundin ito, natin ito. Yung mga pundukan sa puso natin. Question. So, various religious traditions and myths include stories of deities or divine figures being associated with resurrection. Marami nang nag-resurrect. Christianity, Egyptian mythology, Greek mythology, Norse mythology. Ito si Dionysus. Nag-resurrect din to eh. Ito si Balder. Pinatay siya ni Loki. Nabuhay din eh. Ano mga sabi niyo dito? Sino? Pwede ako, Brad. Sige. Kahit pasan mo makakuha yung kalayaan na sinasabi ko, kung ako nakuha ko kay Christ, naiintindihan ko na yung ano yung purpose ng pagdating niya. Okay, basta in the end, doon naman tayo hatulan pa rin sa ano. Sa kung ano, kung 'di ba, kung paano tayo nilalabag natin yung sarili natin. Kung paano natin nilalabag yung mga alam natin sa sarili natin kung may ginawa tayong mali o di. Ganun na 'yun ang mangyayari. So it doesn't matter para sa akin kahit saan mo matutunan 'yan, kahit saan mo ano 'yun. Ang importante yung ano in the end eh. Kaya wala yun, tama na. Okay. Kahit saan mo matutunan. Sige. 'Di ba? Ganda, no? Galing talaga ni Riddell. Gusto ko 'yung mga points ni Riddell. Salamat sa Diyos. Oo. Diba? Hindi ko makukuha 'yun. Oh. Okay. Sinong gustong meron bang magre-rebattle diyan? Si Bebong nandito. Kuya Del, welcome. Bati ka naman, Kuya Del. Namimiss ka na namin. Kuya Del. Hello. Dimi na ako? Yes. Yan ako. Hindi ko maaarok yung mga pinagsasabi ni Madridel. Sa anong, ano? Lalim, no? Mataling ha. Malalalim. Although, hindi naman ako pan na, ano, hindi naman na tayo pan kasi ng Bible. Kaya, dire-respect lang natin kung ano yung mga opinion nila. Oo. Well, doon sila passionate and doon sila nakaka kumbaga, nakaka-feel ng peace of mind. So, well, so be it. Kahit na parang sa atin, sa akin personally, is nakaka-umay na rin pag-usapan masyado yung malalalim na nakasulat sa Bible. Eh. Kasi parang, for me kasi parang masyado lang kasing hinahype ni kasi nung iba yung mga nakakabasa dyan. Why not, ano na lang, di ba, let's stay as it is. Di yung ini-interpret ng kung sino-sino yung mga nakasulat sa Biblia. Tapos at din, nakakompromise yung mga miyembro. Diba? Nagiging, ano pa, nagiging cause of, ano, exploitation sa mga, ayan na. Ano, sa mga member. So, yun lang naman ang ano. Yun lang naman ang reaction ko diyan. Tsaka magandang gabi ano sa lahat ng mga nakikinig. Ito yung mga lobo na gutom na broli. Miss na miss ka na. Miss na miss na yung ano lang na ibubot. Tingnan naisingit mo pa ngayon eh. Oo. Ay, nako. Ang dami yeah. Nagtatanong, well lang ka raw magla-live dahil ang dami na ang mga issue na pumutok, di ba? Ang mga nakaraan. Nagutom din ang mga lobo. Pero mo, dinimonize yung lobo sa atin. Okay yung mga lobo. Matapang, may... Correct, oo. Ano, may unity. Mahal nila yung isa't isa, di ba? Oo. Nabanggit mo pala kanina, Brooks, yung issue kay Kimoloy, no? Oo. Pinakinggan ko lang konti eh, ng
ng ano ng kasi ang haba kasi ng hearing, nakakabos oras. Eh paulit-ulit lang din naman mga reklamo ng mga ano, ng mga pero ang striking kasi doon nung pinakikinggan ko yung hearing about kay Cable Lloyd. Parang nakikita ko parang nakikita ko yung MCGI yung nandun doon sa Senate hearing. Pasaganong ko siya na kasi yung naririnig ko same nung mga experiences eh, nung mga natin experiences ng mga kapatid sa loob, nung mga nagre-reklamo sa Reddit, diba? Same na same eh, halos hindi man 100% siguro, I would say mga 95% ano, workers din ang tawag eh, ng workers. Correct, oo, workers din ang ano, tapos natatawa nga ako dahil yung even yung kanilang broadcasting company, di ba eh, yung which is yung SMNI, eh same din ng ano, ng experiences ng mga ano, ng concept ng ginagawa. Mm-hmm. Yung kanilang policy, ano, strategy kung paano mag-recruit ng staff o empleyado. Same na same din sa ano eh, MCGI, more on ano, more on volunteers. Pagkapatid, volunteers ang allowance lang, libre lang. Pagka hindi kapatid, mataas yung sweldo. Ganun din sa atin. Diba? Oh, same na same. Kaya naman, shout out din sa mga taga UNTV na nakikinig. Umamin lang kayo sa puso ninyo, di ba? Umamin lang kayo, di ba? Totoo 'yon na same na same lang yung ano, yung policy ng ginagawa ng SMNI at ng UNTV. Oh, eh, ba't namin alam yan? Eh, kasi galing din kami dyan eh. Diba? Nag-police report ako dyan, ha? Din natin. Oo, oh, nasaksihan natin, bro, only na yung ano yan, yung pagsisimula niyang UNTV. At halos lahat ng nag-umpisa niya ng manpower niya ang ginamit ni KDL, yung mga magagawa. Hmm. Yung umpisang-umpisa. Diba? Doon pa yun una sa may subdivision, isang bayo sa may St. Luke's, kung natatanda mo, bro, Oli. Sa New Manila. Yung bahay doon na, ano? Oo, doon ako nagpa-park. Oo, doon ng unang malaking gate. Ano, eh, oo, yung station, nung Good Morning. Ay, Good Morning ko eh, naman, o yung UNTV. Ano? Hindi, yung Good Morning show din, no? Ano doon na rin yata, 'di ba? Una Bangon Pilipinas, alam ko yung una, eh. Tapos naging Good Morning Kuya, pinalitan. Mm. So, yan halos lahat ng manpower diyan ay mga manggagawa po. Nagsimula niyan from staffs, reporters, cameraman, karamihan. Manggagawa na pupuyat po dyan sa ano nila. At voluntary yun. Wala pang mga sweldo-sweldo, even allowance, wala. Like, kailan lang naman nagkaroon ng mga allowances dyan ng empleyado, di ba? So, yan ang ano, yan ang... same na same din. Ngayon, kung may mga empleyado na ano, medyo allowances na lang, tapos yung mga taga-labas, yun talaga yung may sweldo. Which is ganyan din na nangyayari sa UNTV, di ba? Kaya ano eh, talagang parang kang nakikinig ng parang ano eh, parang yung SMCGI yung nakasalang dun sa hearing eh. Mm-hmm. Mas malala. Makakarelate talaga eh. Oo. Wala namang sampalan sa atin. Ah, may sinampal pala. May sinampal ni Bes. May sinampal yun eh. Meron sinampal, diba? Oh. Meron. Si Karoro may sinipa. May minumura. Yan. Ang dami niyan. Mga power tripping. Mga... Pero yung masyado, ang nakita ko lang kay Cable, yung totoo man yun, parang tinorture, yung ano daw,
mag-anak niya raw na ano, nilagyan sila eh na sa mata, nilagyan ng sila sa ari, o, sa bibig. Oh, yun yung medyo worst na yun lang yung ano worst na nakita ko na ano. Pero yun, tingin ko wala naman ako nakabalitaan doon sa atin ano. Wala. Pero when it comes doon nga sa yung mga similar na nakita ko, yung like labor exploitation, same lang din yan. Financial exploitation, ba? Human trafficking. Doon nga ako na surprise eh, na yung palang may consider din pala as human trafficking yung unemployed mo, tapos hindi siya nakakakuha ng ano, hindi nakakompensate at hindi nasa sweldohan ng tama. May consider din pala yun as ano, as human trafficking under the labor ano, labor department. Kasama din pala yun. Tapos, yun, narcissist leader. Yun nga, yung mga employees underpaid and lack of health benefits. Tapos, ano pa ba yun? Yun, yung mga church workers nila nakaka-experience ng forced labor exploitations. Tapos, yung yun, yung excessive or abusive exercise of power within the church community. Mga power tripping na ginagawa nung kanilang mga ano, mga heads of ano, mga officials nila sa loob. Ayan. So ano, parehas talaga eh, halos same na same yung characteristic nitong ano na to, galawan ni Kibuloy. Pwerte mo na pag naging artista ka, yung mga umay extra Brian De Paz. Naging artista. Diba? So, sa kabila ng paghihirap niya, at least nakita siya sa screen. Pero in fairness dun sa ano, sa mga church worker nila, kahit pa paano, alam ko, nangangaral, di ba? Medyo may mga teksto-teksto pa sila, ano? Medyo nagpe-preside pa sa mga ganung ano, pero sa ano kasi, sa MCJ, wala na, tinunggal na lang yan. Ngayon, more on project, nagiging project coordinator na lang ang marami. Tapos yung iba, ano, artista, yun. Sa K-drama ni KDR. Oo. Teka lang si ano, Lennon kanina. Lennon, sige, may share ka po. Ay, hindi, yung ano, yung may sinaktan si Soriano. Yung sa dati aralan, di ba, yung si Jane? Sinampal ay binatukan sa ulo. Tapos Jane. Yung si Jane. Din. Ay, yung asawa ni ano, ni Santiago. Oh, sa aralan. Ah, talaga ba? In front binatukan? Of the workers. Hindi sa noo, malakas. Bakit? Sino nang batok? Si Soriano. Andun ako eh. Grabe, babae. Ginano niya? Ano issue? Bakit tayo na? Hindi pa nagbibiroan sila. Tatawa na siya. Pero ang lakas. Biroan lang. Di naman. Pero malakas. Tapos si Engineer Caroro din, yung ano, yung kwento dun. Na nagmumura. Ano, nasampal din. Kaya yun, malakas din loob nun. Si Engineer Caroro na mag ano, na, di ba? mag ano-ano sa mga seminarista, murahin. Oh, murahan forward yan. Nasampal pala yan. Kaya pala nang-aapir yun si Caroro. May sinipa raw yun, nahulog sa butas eh. May inuukay. Andiyan naman si ano, nobody. Pagsipa, nahulog. I guess. Ay, sorry. Maraming cases siya na ganyan. Kaya si Puto, di ba na si Puto? Baka may nangyari din kay Puto, kaya malakas loob ni Puto eh. Di ba? Yun sa akin, ha? Conspiracy theory yan, ha? Ah, sino nagre-raise kami?
Enoch. Yeah, Enoch. Hello. Yes. Brox, speaking of sampal, pananakit sa miyembro ng mga mangaral. Totoo ba yung may doktrina kayo na, no? Ala Pedro. Ala Pedro, yung nanaga ng tenga. Anong question? Hindi ka nag-ala Pedro, yung mga ganong word. Tanong kay Kuya Adel. Ba't hindi kayo ala Pedro? Para ma-justify yung pananakit. Wala naman. Kabiglaanan tawag dyan. I-justify. Wala. Kabiglaanan. Parang nadinig ko yun. Kabiglaanan yun, mga. Wala, hindi nyo nadinig yung ala Pedro sa mga manggagawa. Dito si Brad Nobody. Yung mga dating manggagawa. Siguro alam nila yung ala Pedro. Parang nadinig ko. Kabiglaanan yun, Brad. Hindi ko ba nadinig yun? Yun ang term doon. Yung mga kanta yan. Kabiglaanan. Kabiglaanan. Tapos yung talata. At kamamanga. Yung kay San Pedro. Minanaga ng tenga. Kaya ala Pedro. Hindi yun ang in-example. Nabigla si San Pedro doon. Bigla eh. Baga instinct para i-save yung master. Loyalty. Parang gano'n. Ayun. Okay. Yung bugbogan sa apalit. Ano ba yan? Yung... ki Willie Santiago. Noong time na nagkaka-problema sila ni Bes, yung inaagaw yung asawa, yung si Jane. Saka ito si ba't hindi ka, sabi niya, kwento niya, ba't hindi ka nagkalapit? Pero, yung ika bugbugin si Santiago. Sa kanya ko nadinig yun eh. Kaya gusto kong makonfirm na mayroon talagang ala Pedro na doctors. Wala, bihira yung, parang hindi ko pa nga narinig yan. Nadinig ko kasi doon yung naagaw niya yung asawa. Nakakasira ng pamilya. Yan, no? Mm-hmm. So, ma'am, hindi sumunod sa Bible na sumunod ka sa asawa, ang pangulo ng ang babae ay ang kanyang asawa, hindi si Soriano. Tama ba? Ang pangulo ng babae yung kanyang asawa. Pasakop siya sa kanyang asawa. Wala. Hindi sumunod eh. Hindi. Binaturo ako kasi ng Walker. Pinaghiwalay. Buti, pero lang. Palanggana eh. Oo nga, no? Mukhang hindi talaga love, no? Mukhang nagka... Uso kasi dyan sa loob ng mga churches. Even me, nung nag-work ko sa Taiwan, na-invite ako sa mga sa mga born again. Even though I'm a Catholic. So, open ako sa lahat. Imbata mo ako ako. Parang gano'n. Parang nagiging a meeting place ng mga love couple. Mm-hmm. Parang gano'n. Ano pa yung ano pa yung mga similarities ni Kibbs sa MCU? May central din sila. Meron. Ano pa ba ang ginawa nila? Yan nga, SMNI. May news, merong religious talk. Sugo. Oo. Sugo. Claim na sugo. Good works. May good works din sila. Yung pagiging panatiko ng miyembro. Children's Foundations. Mga kung mga panatiko. Children's Joy. Nakiki sa politics. Wala lang si KJR Plano. Dinastify yun ni Kibbs. Kung gusto daw ng Diyos na bigyan siyang aeroplano para mabilis siya makapunta, di naman daw niya gusto yun. Gusto daw ng Diyos. yun nga yung statement niya nitong huli, di ba? Nung nagsalita siya na sabi,
Kung kasalanan ba doon ba niya, kung pinayaman ako ng Panginoon. Oo nga eh. Para makarating. Pinayaman siya ng Panginoon. Si best doon, muntik na magkaroon ng helicopter. Helicopter. Oo, helicopter. Muntik na. Hindi mo natuloy. Bulletproof. Ayan. Oplan ano, Ate Pech, yung Oplan RV. Hindi rin natuloy. Nasaan na daw yung pa-project na yun, sabi ni Ate Pech. Nakalimutan na. Charity. Marami kasi ano eh, ang marami kasi naubos ng pera ng MCGA, no. Maraming perang MCGA sana, no? Kung tinipon nila yan. At naubos kasi yung pera nila nun sa ano eh, sa broadcast eh. Yung mga TV station, yung umaman sa kanila. Kasi radio yan, doon naubos ang pera ng kapatiran. Kasi sa paniwala ni Best na kaya may dala-dala ng katotohanan, kailangan mapalaganap sa buong mundo ang aral. Kaya kahit magkanda kuba-kuba at magkanda utang-utang na mga kapatid, eh yun, dinamay ni Bes yung mga kapatid na kailangan may palaganap daw ng iglesia para sa buong sanlibutan. Diba? Pareho lang sila ni Kibs. Nilabas pa. Oo. Yun ang, doon naubos ang pera eh. In fairness, hindi naman masasabi kong kinurakot lahat ni Bes yan. No? Pera dati, inipon niya. Pero na-exploit niya yung mga members sa pagbabayad sa mga broadcast. And lately na lang naman natin kasi nakita din yung mga investment ngayon nila, di ba, sa Brazil. At itong mga itinay yung mga businesses ni KDR. Siguro, na-realize din nila na kailangan na rin na mag-ipon yung nauubos ang pera sa broadcast. Pero nang ano, nangyari, naging trend ng gawain ng MCGI before. Kaya, yan naubos ang pera ng kapatiran. Eh, nakakalungkot nga, Broly. Eh, in-exploit nila ang mga kapatid sa mga bayarin, gastusin para sa so-called na gawain ang pagpapalagan ng salita ninyo sa mga pagbabayad sa mga multimilyong broadcast ano expenses and later on ngayon hindi na yun ang priority. Imbis na ngayon dapat sila mag palaganap ng mas patiti dahil libre na eh, ngayon naman ano ngayon naman tinamad yung sugo. Baliktad ang nangyari kung kailan na mas madaling may papalaganap yung aral sa buong mundo ngayon. Aba, at libre, wala na kailangang bayaran. Aba, hindi na, good works na. At doon na ginagast, binibigay yung pera. So, umahanap sila ng way kung saan nila maipalalabas yung pera ng mga kapatid. Ganoon na naging dating ngayon. Eh kasi kung sasabihin nila sa broadcast pa ang mapupunta yung mga pinag-iipon na nilang pera, parang sagwa na rin tignan kasi, di ba, libre na ngayon, ano? Internet. Hindi na bagay. Sarap mga aral ngayon. Sa technology ngayon, dapat ngayon nagsisipag-sigil. Nagge-game show eh. Hindi si Pismo yung mga members dyan, di ba? Ayon si Pismo yan, di natutulog nun eh. Makapangaral lang dahil kailangan niya pumunta sa mga TV station, di ba? Magbubukas na mga ano broadcast. Eh, ngayon, napaka-comfortable na kung tutuusin. Yung talagang yan ang layunin daw ng iglesia ay palaganap at ang salita ng Diyos at sagutin ng mga tanong ng tao sa Biblia. Eh wala eh. Abudol tayo. Kulto talaga yan.
Ayun. So sabi ni Damon Rex, in all honestly, I don't mind MCGI shutting down. Wala naman din contribution. Nagdo-donate sila sa PNP. Yung mga early Christians ba nag-donate sa Roman Army? Hindi naman, diba? Oh, yung nagpunta ng Honduras daw yata si ADR at committee ng mga mayor. Mga mayor daw doon, no? Papasalamat ko sa kanya. Ang tanong diyan kung yan ba ay ano initiative ng mga mayors, 'di ba? Na magpasalamat talaga at ano or in-invite lang nila. Just for the sake of PR. Kasi parang nakikita ko sila 'yung nagbigay ng plaque eh, doon sa mga participants eh ng mayor daw kuno. Eh ba kasi yung sila yung naka-appreciate nung ginawa mo. 'Di ba? At nagbigay ng ano ng ano sa iyo ng plaque of ano, plaque of appreciation, 'di ba? Bilang pasasalamat compared doon sa in-invite mo sila. Just for the sake ng PR, 'di ba? May mga awards. Mga awards ng sanlibutan niyan eh. Hindi naman yan nagmamatter sa ano, sa langit. Yung mga anak TV. Correct. Oo, may mga bayad dyan. Kasi before nagka-award din ako eh. Broly, 1,000 ano pa. Nagbayad mo ako eh. 50,000. Tao na yun, ka-award ako nun. Lupa ako sa ano nun, sa Manila ng ano. Marketing kasi yan eh. Diba? Mga... Pero okay din kasi marketing strategy, pwede mo i-post sa ano. Oo, oh, proud MCGI. Sila, hindi sila yung mga ano, oh, ito ang kuya namin. We're so proud. We are MCGI. Masarap din sa loob. So, in some way, napapatibay ni KD yung mga may by doing that. Diba? And say nobody. Yun, hindi ano pala, nagpasalamat yung mga mayor kay KD. So, hindi pala tama yung ano nila, yung paraan nila ng good works. Kasi ang dahilan nila, pag daw gumawa ng good works, eh, ano daw, luluwatiin ang Diyos, di ba? Liliwanag sila. Eh, ang lumiliwanag si KD eh. Si KD lang naman na pinasalamatan, di naman ang Diyos eh. Di ba? So, mali pala. So, ibig sabihin, ang punto lang talaga nila nung paggawa nila ng good works is talagang i-hype lang nila yung MCGI. It's not because of will of God or kung ano man yung gusto nilang patunayan sa aral ng ano sinasampalatayan na nila. Kapaimbabaw pa rin yung ginagawa nila, which is taliwas sa sinabi ni Kristo na ipinangangaral din nila. Oo nga. Tama. Inok. At tungkol doon sa award, Rocks. Di sa mga troll ng MCGI, di sa mga group debate, madalas nilang pinopost yung photo ni Ginoong Eliseo na San Damakmak na award. Nakalagay doon yung web award. Ngayon, so, ni-research ko yung web award na yan. Yun pala,
ang panalo ni ano ni Ginoong Soriano yung People Choice Award. Yung People Choice Award, mananalo ka through text messaging, voting, email, voting. Tapos yun nga yung internet, text messaging. So paramihan ng boto. So ibig sabihin may exploit yung miyembro para bumoto sa kanya. Ngayon, ang kalaban niya, ang kalaban. Alam mo yung yes, ano na yan, yung web awards na yan. Ikinampaign yan sa loob ng MCGI noon. Pinapavisit yung website, pinapatext yung ganito. So na-hype yan, hinype yan. So nag-swarm, kung meron tinatawag na troll farm ngayon, sila ang kauna-unahang troll farm. Hanggang ngayon, ganyan ang ginagawa nila. Yung web. Hanggang ngayon. Yun. Kaya, ibig sabihin, yung boto talaga, gagamitin yung miyembro. Oo. Kinakampaign pa nga yan. Ngayon, si anakit ko kalaban. Kinakampaign pa nga noon eh. yung kalaban niya, alam mo? Alam mo, Brad Nobody, sinilip ko yung kalaban niya. Dalawang tao na hindi popular yung website nila, never heard. Paano mananalo yun? ano yun? Ano lang, pag sariling sikap, oy, boto nyo ako. Wala siyang miyembro na boto dapat, sa kanya. Ano? May makinarya na kasi ang MCGI pagdating sa mga ganyan. Kaya yun, mahirap po siyang talunin. Bakit yung mga troll ng ano MCGI sa group? Eh, talagang wala kayong binadbat eh, no? Matamba kayong award namin, oh. Tingnan mo yun sa ano, yung Guinness Book of ano, World Records. Diba, largest choir. Ano sila? Largest choir. Eh, hindi naman lahat dun choir, eh. ano? Mothers, yung iba. Hindi organic. Walang organic. Walang organic choir dun. Oh, so dinaya. Ako, walang... Kunti lang. Oh. So dinaya yung ano? Yung... Yes, in a way, yes. Binago ang ulat. Yung mga trophies na yan na naka-display sa likod o ng ano sa background ni Soriano pag nag-broadcast siya, hindi niya deserve lahat yan eh. Kasi nung napanalunan niya yan, hindi nga organic yung voting niya ni. Tama. Dahil ipinush yan sa mga kapatid. Sabihin na natin na willingly nag-vote yung mga kapatid. Eh ano yan eh, vote as many as you can. Umari pa nga, i-ano mo. O lima account mo? Lima account mo? Oo. Limang boto ka? Oo. Oo, kanib datin. Yeah, oo, yun nga. Proud na proud sila. May yahoo ka, may Gmail ka. Proud na proud silang i-display yung kadayaan nila. Oo, mga tupa. Produkto ng pandaraya. Sunod-sunod. Produkto ng pandaraya. Yan. Tapos, sasabihin nila, bayan ng katotohanan. Bayan ng pandaraya. Kung gusto nyo ng maraming following MCGI content nyo, yung mga pro MCGI. Tapos pag marami na sila, paligtar rin. Parang si Kuya Adel. Tignan mo si ano, si U3. Ah, si U3. Oh, tignan diba? Mo si U3. Oh, nakikiride siya. Ay, si Hopper. Nagamit niya yun. Oh. Nakikicloud siya sa MCGI. Kasi nagpapataas ng ano eh. Ng subscriber eh. Inaabot ata yung 100,000 eh. Ah, yung ano? Yung university? Oo, si U3. Oo, oh, malapit na 100. Oo, oh, magsisilver button na yun. Oo, pumunta-punta pa siya doon sa palit. Eh, kahit si ano eh, kahit naman si Karunungang Katoliko eh, di ba? Oo. Kalaban na yun, di ba? Pero ano, nagbe-benefit siya doon sa ano to, notoriety ng MCGI. Mga bashing. Nagre-react na rin sa atin si ano, Karunungan. Yung videos natin, nasa maliit na screen, nagre-react siya doon. Okay lang naman. Sumama rin siya dito. Okay lang naman, Brad Gab. Okay lang. Fair use. Nag-benefit din naman tayo sa kanya, di ba? Nag-benefit po ta.
Ganun lang yun. Mutual ang hindi laban sa atin. Relationship. Ay, sumasa. Ang hindi laban sa atin ay sumasa atin. Yun. Oh, sige lang. Brad, buddy, may tanong ako. Hmm. Yung quote ni Ginoong Soriano na second to the Bible, yung favorite niya ay Guinness Book. Guinness Book of Records. Totoo ba 'yon? May mga photo tapos mukha niya tapos may quote. I think certified true. Yung second to the Bible is the my favorite. Ano ba? Sabi niya favorite is Guinness Book World of Record, second to the Bible. Sabihin, ang paborito niyang aklat, una Biblia, pangalawa ay Guinness Book. Kaya magtatanong sana ako, alam ba niya yung nilalaman ng Guinness Book? Puro pansalibutan doon eh. Yung mga paramihan na nakahubad na naliligo, paramihan ng mga gay couples or tibet couples, tapos paramihan ng mga tato sa katawan, tapos ano pa, paramihan ng isang babae, binanatan ng kulang 1,000 lalaki, mayayari siya doon. Paboriting pala yung Guinness Book eh. Di ba pala daw ba? Ewan ko ba sa kanya. Eh di nga ata siya aware na yun. Yung parang ano dyan, yung alam mo yung sabay yung ano, yung paramihan ng mga nag-lips to lips. Di ba nakipag-contest dyan? Oh, yung laba palusa. Laba palusa. Di ba? Oo. Oh. Pambihira. Ano? Pangalawa daw eh. Paborito niya yung Guinness Book. Ano papapansin nila sa Guinness Book? O para nga lang pa sa mga ko lang diyan yung ano. Ah. Okay. Yes. Yung ano, pagka hindi na nanalo si ano, si Soriano sa mga award, inaano niya, ini-stock niya yung nag-number. Katulad nung ano, nung isang kinampanya din sa atin noon eh, na ang contender sila Paulo Coelho at saka sila Richard Dawkins, eh mga bigating 'yon, 'di ba? Pero yun mo nag-abang ba naman na Spotify? Eh, hindi mo na no, no, ano, parang vlogs, vlog spot din eh. Contest website. Ng mga website na contest ng mga nagba-vlog na hindi yung video, ah, yung talagang ano, actual article, ganyan. Mm-hmm. Ano, eh, ang mga kinakalaban niya, mga ano doon, kilala. Kasali doon. Talagang bigatin pangalan. Paulo Coelho, Richard Dawkins. Ang alam, pagkakatanda ko, ang number one nun, si Richard Dawkins, so Paulo Coelho. Hindi ko lang maano. Wala man yung nag-anag ambisyon na maki, ano doon. Sino ba na, para bang ano na, wala lang sa loob-loob ko lang, wishful thinking na lang yan na makukuha ng MCGI kahit na ikampanya nila yan ng maraming boto. Hindi nila kaya yung mga tao na yun kasi worldwide lang naman din. Oo, hindi, MCGI lang naman ang hindi kilala sa, hindi nila kilala yung mga yun eh. Kahit sino kilala yung mga yun eh. Tapos nung hindi man lang siya nakaabot ng ano ng top 10 or whatever, ano, in-stock niya si ano, si Paulo Coelho, si Paul, tapos inano, siniraan. Ewan ko pati niyo natatandaan 'yun. Natandaan ko 'yun na, parang may ganun. Ano, ikang pinagsusulat lang naman nito eh, ganito. Alam mo, it doesn't matter kung anong tingin mo. What matters is yung nagboto sa kanila. Nagboto sa kanya. Hindi, Ate Pes, bakit siya nakikipag-competensya? Is pansanlibutan yung award na gano'n. Tama. Yung 2 million downloads ni Yuli.
Ba't siya nakikiganon? Oh, mga kapatid, dami na po natin. Eh, isang makasalanan lang, nagsisi, nakakatuwa na sa lang. Tapos ikaw, bilang ka ng bilang. Parang alam, pansanlibutan. Sila pa rin ba ang title holder nung ano, yung coral? Yung largest coral ba yun? Hindi na, tinalo na sila. Ah, ayun na, di ba? Tinalo oh. Na sila. Oo. Di, subaan naman sila ngayon. Ayun si. Eh, hindi mo rin mapagtitiwalaan yung INC kasi ganun lang din naman ang ginawa niya oh. Ng takot. Kulto versus kulto. Inay-play pa rin ng MCGI, ah. Kung ko lang yan, ah. Pero dati, kahit di na sila number one, pinay-play pa rin. Largest choir. Inabago ulat. Diba? Ba't mo inaano? Pansanlibutan na karangalan. Hindi sa juice, may dapat sa juice. Naka-read away nga sila dyan sa ano eh. Yan sa webis na yan eh. Na ano, nadala ng ano to, ng voters. Nakinampanya naman talaga sa atin na iboto ng multiple, di ba? Na, eh, yun. If they can do it once, they can do it again. Ganon. Pati yung ano, yung website ni ano, ni KDR nun. Kasama pa yun na pinapaboto nun. Yung best celebrity ano, website. Kakasuka yung mga pinagagawa nila. Ngayon mo lang marirealize talaga na pandaraya lang yung nangyari. Oo, tapos pag nanalo sila, ano, they proud na proud, ano? Proud na proud pa kayo, po, dinaya nyo na. Proud pa kayo tapos, sa pandaraya nyo. Ang masama pa sasabihin, to God be the glory. Glory diba? Ng pandaraya. O, mayroon din pa si Kuya Adel, oh. Nakatakip ba yung ano mo dito, Kuya Adel? Pangalan mo? Pwede ko pakita to. May award siya, oh. Andiyan mo si Kuya Adel. Nakita ko ba, Tere? Ah, binura naman yata yung pangalan. Baka maayag si Kuya Adel. Wag. Ay, wag. Naka-post yun sa ano ko eh. Kailangan wala. Ba? sa atin lang yan. Sa mga mahirap. Yeah. Doctor of Humanities ka rin ha. Philippine Top Choice Awards for Excellence and Outstanding Achiever. O, tindi si Kuya Adel. Ayan. Bakit eh, may na-achieve ka naman talaga. Di ba kilala na rin yung ano mo, di ba? Oo. Tama na. Tawa dulas. Si Kate, di ba nanalo ng ano? The longest secret living, ano? Live-in? 7 years. May tumalo ba sa kanya? Sekretong live-in na 7 years. Oh, ba't tayo nakipagkompetensya sa ganyan? Sa dami ng mga YouTube channels, ADRT, songs and... Eh, kaya nga yung views eh. Yes. Yung views na lang. De, ano, hindi mo rin anong organic eh. Biruin mo, ipapower viewing sa atin na kung ilang device meron ka, eh, lahat i-ano mo, i-view mo doon. Pero, wait, may tanong ako, kung yung devices mo, naka-sign in lahat sa iisang account, sa account ba yung views noon? Isa lang yata. Rock, hindi mo alam? Hindi ko rin alam. Oo. Hindi ko rin alam. Pero kasi pag naka-YouTube ako, naka-sign in lahat ng devices ko sa account ko. So, nung time na yon, hindi ko alam kung nagka-count yung views ko. Biruin mo, yung tablet ko, yung cellphone ko, yung smart TV ko, pati yung computer ko, lahat naka-ano. Baka per IP, Tepech. Kasi minsan, pa ulit-ulit kong nirefresh, wala namang. Baka yung sa ads yung habol.
sa ads. Ay, at, eh, wala rin sila sa... Hello. Ay, yung sinasabi mo, magre-reflect sa channel ni ano yun. Alam mo yung pinapower viewing mo? MCGI. Okay, Skibes. SMCGI. Oh, magre-reflect sa kanya yun. Diba, sa na-exploit kayo, lahat kayong miyembro, paulit-ulit yung pinapanood, ano? Oo. Paulit-ulit. Magre-reflect yun na doon sa analytic, magsesend yun na experimental. Ah, parang bot, parang view farm. Alam nila na yung nanonood, isang ano lang, yung account lang na iyon na hindi siya papanipaniwala. Na, hindi siya organic. Oh, miyat-miya, pinapanood mo. Kaya nakalagay doon, experimental. Oh. Pero wait, kasi meron talaga akong mga, meron ako ibang channel na pinapanood din o pinapakinggan na paulit-ulit din minsan. No, kasi gusto ko ulit marinig ganyan. Hindi nag-aaral sa kanila. Oh, walang problema sa YouTube yun. Walang problema. Gusto nga nila yun eh, kasi benefit naman sa kanila yun eh. Pero alam mo, hindi sila kumikita sa akin. Kasi naka-premium ako. Wala akong ad. Oo, gano'n. No, views lang. Ang kumita sa akin yung YouTube. Hindi yung creator. Pero ang sikreto dyan, kapag may YouTube channel kayo, magbibigay na rin ako ng ano, ng guidelines na maximum of, sa family mo, 3 user. Mawa yung anak mo, yung asawa mo, tapos, kunyari, 3. Yan. Counted yan pag sila, pag nanonood yan. Pero kapag sa isang IP address mo, pinanood mo siya na ang 5 account, kahit iba-ibang email yon, pero yung IP address, kunyari, na Wi-Fi, mag-views lahat yon, pero at the end, ibabawas din ngayon kasi experimental. Magbabawas din ng counting. Alam mo ganito pa nga eh. De ano nag-order ng power viewing ano. Yung may mga kapatid ako nakita na mga nakasama na naka-play yung ano yung mga video ng MCGI pero naka-mute. Yung pang isa, hindi ko sabihin, hindi na nga organic na nakikinig na talagang gusto nila makinig. Talagang pinlay lang for the sake of mute. Dahil di naman talaga sila nakikinig, naka-mute. Naka-mute habang syempre, habang nagda-drive, habang naglilinis ng bahay, ganyan. Iba-iba ginagawa. Nag-play lang yung ano, yung video ng MCGI. Bakit kaya hindi sumagi sa isipan ng mga kapatid no na ano isa itong form ng pandarayan ng seating. Actually ano marketing strategy doon sa ano marketing strategy doon sa kanilang channel. Na oy daming nanonood sa amin. Dadinok, may tanong po ako sa inyo. Dadinok, kasi 'di ba po ang isa pong halimbawa ang isang Wi-Fi, ang IP address niyan dalawa, isang public tsaka yung private domain, 'di ba po? So each device has its own IP address. So if nag power viewing ka at each device nga ay may kanya-kanyang IP address, hindi po ba 'yun accounted na rin? Kasi hindi ang binabasa IP address ng ano eh. Yun. Okay. Kala ko isa. Naka-count ate, ate unsatisfied. Naka-count po yun, naka-count. Kaso lang, pagdating sa review, ililes din nila yon. Mas maganda kung magpa-power viewing kayo, 1 hour maximum, then rest. Kasi kung 5 straight hours, or naiiwan nyo lang, nakakalata sila eh, magpo-post yan. I-certified ng program na nanonood ka ba talaga? I-post ko nga. O, di i-click mo. Continue viewing. Click mo. Pero once na iniwan mo siya,
magpo-post yan, kaya useless din. Parang Boy, iniwan mo style na lang. Ng Netflix. Parang style ng Netflix. Pagka matagal ka ng, nag-binge-watch ka ng series, pag nakakailang episode ka na, maya-maya sabihin ng Netflix, are you still watching? Ganyan. Yes. Visit yan. Baka nakahang lang eh. Nanonood pa eh. Ha? Nakahang lang yung team, natutulog. Oh, nakatulogan. Tatayo ka pa tuloy para ano, pindot. Hindi, ano, matalino naman yan, yung program ng YouTube eh. Yung algorithm ano, yung ng YouTube. Nag-improve na yung algorithm nila. Nagpo-post siyang kusa pagka yung play ka ng play. Iniwan mo yung ano. Kunyari, nag-playlist ka. Ipo-post nila yan. Mga 30 minutes, po-post na nila yan eh. Bala ka, iniwan mo heady post. Di walang nagana sa oras mo. Parang ganon. So, itong mga religious na nag YouTube, therefore the views din. So, parang hindi genuine, no? Parang tulong-tulong sila. Yan yung power view. Kasi mga si Willie Santiago, kahit walang nunod sa kanya, hello siya ng hello. Hello! Tuloy lang siya. Kahit di dumadami views niya. 10 taon na yun mahigit. 100 views, ganun. Ibig sabihin, genuine. Kahit walang manood, may manood, tuloy-tuloy lang siya. It's not for the... Organic ano, viewer niya. Organic. Sila sila yung organic. Siguro. Diba? Hindi, baka hindi pa siya aware dun sa ano, sa marketing strategy ng YouTube. Kasi, Brooks, yung marketing ng YouTube, yung ugali ng tao, ugali natin bilang tao, kapag kang YouTube channel mo, maliit ang views, hindi pinapansin yan eh. Kaya kailangan yung... Hindi ka isasuggest. Marami kang views. Isasuggest ka, marami kang views. Tapos, yung maganda na yung subscribers mo, yung tao, kung manunood sa'yo, hindi ka mamatahin. Kasi pagka nakita nila 100 subscriber, ay, in-ignore. Kasi nakakaano rin yan. Nakakaangat ng idol, bro. May mga ganun award. Kuya, Oya Adelo. Kahit nga mahal yan, ang bayaran mo kasi, ano, may mga bayad yan. Eh. Kaya hindi yan, hindi rin organic yung ibang mga, ano yan, mga award-award nila na yan. Kasi, pero in fairness, bago ka bigyan ng opera ng ganun, minsan nasa survey na rin nila yan na isa ka sa may, isa ka sa kilala. Kasi ganun yung experience ko noon eh. Yung, ano ko kasi nung business ko kasi noon, ang kilalang kilala. So, doon sa area na yon, in-offer sa akin yung pero, bago nila ibigay yon, babayad ka. Bayad ka muna. Ang mahal naman. Ha? Ang mahal. Pero ano, nakaka-boost naman ng ano yun. Kasi wala, nakaka-boost ng ego kasi pwede mo sa i-market. Hindi, tsaka ano, pag sinerch, ginugel ka, yung ano mo kagad ang ano, ang lumilitaw. Yung nagbayad kagad ang ano, ang lumilitaw sa search bar, ay sa, sa search result. Kaya yung seal nila, yung award seal nila, pwede mong gamitin. Yung name, yung brand seal, pwede mong gamitin para, you know, para ilagay mo sa mga proposals, yun, na gano'n. So, ganun na nga lang. Ganun ang marketing strategy din eh. May mga offer pa rin ng mga sumunod eh. May ibang award din, bro, uli. Hindi ko na kinuha kasi... Parutulit din lang naman hindi. Okay na yan. Okay na yun. That's meron na isa. Kailangan mong nakalang pasikat pa yun. Medyo nakikringe ako pag nakikita ko may award si Kaden. Kumasaludo yung pulis sa kanya. Hindi naman ganun yung tinuro sa atin eh. Dati. Pang ano yun, isang libutan? Karangalan? Isang libutan? Correct. Hindi nila namang kinalaman sa kaligtasan. Biblia.
Hindi, pag sila, nagiging ano yun, nagiging normal at legal yun. Pero pagka extraordinary member lang, alam mo, kinilaman sa kaligtasan, eh, bakit mo pupunta-punta dyan? Mga ganun. Yeah. Aminin mo at hindi ng MCGI, cloud chaser na rin cloud sila. Cloud chasing. Mm-hmm. Pag Taylor Swift, kasi may nabasa ako, ano eh, yung hindi kayo makapagbigay na 100. Eh, pag milk tea nga, eh, bili kayo ng bili. 100 lang, hindi kayo makapagbigay. Diba? Eh, yung Taylor Swift. Kamusta pa yun, Kuya Del? Ano bang balita sa Taylor Swift natin? Si no, ano yan? Zero, none! Ang kulit na yung sister. Wala na, nag-deactivate lang ng Instagram eh. Hala! Si Sid eh. Nakabing laka na lang. Hindi, yung mga kilala niyang mga friends ng Insta, wala na. I don't know kung bumalik ulit ah, pero pati yung ibang mga kapatid niya na ano, nag-deactivate eh, yung ibang family, ano nila. Tapos, nagbura ng mga post. Hala, lagot ka. Nagmura ng mga post nila. Siguro nakita nila na ano. I think na nakarating na rin sa kanila for sure yung issue na yan. Kaya siguro may mga ganong moves nila na ginawa. Pero still yun nga, ang sinasabi natin dito is, hindi naman natin sinasabi, no, Brocoli, na kinuha nila sa abulo yan, yan. Diba? Ako personally, wala naman ako sinasabing ganun. Na yan ay kinurakot nila sa abulo yan ng iglesia. Pero, ang point natin kasi dito is, yung ano, yung pagiging insensitive, di ba? Na, or pang-guilt trip. Yung pang-guilt trip kasi ng na ginagawa sa ibang member na ano, ika, Milky. Nakakayanan nyo ng everyday, every week, may bubble tea kayo, pero hindi man lang kayo maka, ano, sa, maasahan gawain na, bumalikat sa doktri naman lang, ganyan-ganyan. Yung pang-guilt trip yun eh. Yung, correct. Biroin mo yan, hindi, bakit hindi nila ngayon guilt tripin si ano, di ba? Hindi batang gini-guilt trip nila yung mga ordinaryong kapatid. Simple pleasure in life, hindi ba entitled doon ng mga kapatid na magkaroon ng bubble tea na kasi yun ang nayon kong bira. Meron na ba di po sa Middle East diba? Dati? Pag bago yung cellphone namin, tinatago pa namin. Sabag yung cellphone din ka eh. Nakikita nila, pera mo yung binili mo, hindi mo hiningi sa iglesia. Diba? Diba? Tapos ano, ayaw ngayon. Ganun kasi yung naituros, ganun kasi yung power trip o pag-guilt trip na ginagawa ng PC. Yung wag kang gumastos ng mahal sa sarili mo, diba? Tapos hindi ka naman tumutulong sa gawain. Makonsensya ka. Yun ang tinatawid lagi ng mga manggagawa, diba? Inaano na maging mamuhay daw ng simple. Tigilan niyo yung guilt tripping. Kung may nakikinig ngayon dito na worker, tigilan niyo yung pang-guilt trip. Hindi gawain ng Kristiyano yan. Hindi gawain ng mga, kung naniniwala man kayo sa Biblia, hindi yan, walang turong ganyan sa Biblia. Nagigilt tripping niyo yung mga kapatid na ginagamit lang naman ni sarili nilang pera, na sarili nilang pinagpaguran, na wala naman kayong ano ambag sa mga pera nila, eh gini-guilt trip ninyo. Eh ano ngayon kung nagba-bubble tea every week. Inggit lang kayo. Inggit, pikit, ganyan, di ba? Ang masama pa diyan natin, Pechay. Kami daw 'yan. Sila pwede silang mang-guilt trip. Pag ikaw ngayon ang mang-guilt trip, sasabihin sa iyo, masamang diwa ka. Inggit ka. Ayun, Kuya Del. Inggit, pikit. Binablock ko na pag gano'n ang sagot, eh, buisit ka. Oo, di ba? Then, tsaka isa pa kasing punto dyan, ng isa kasing mahalay dyan, nakakaintindi kasi dyan, yung mga matatandang kapatid na mga bagong lumlub din yan, Manila, alamin. Kasi,
Eh, sino ba ang mga magulang ni Sid? O si Don Capulong, di ba? KNP, si Lizel, kapatid ni KDR. Eh, ano ba ang trabaho ni KDR? Ni Don Capulong? Ni Brad Don Capulong sa ano, sa MCGI? Or in behalf kay Bes at kay KDR? Di ba siya nangangasiwa ng mga businesses na ipinatatakbo sa loob ng MCGI na karamihan na itinotoka sa mga member, sa mga lokal? O una-una niya yung Marcel Blue. Binabaksak din sa lahat, sa mga lokales eh. Kaya kahon-kahon na nga yung iba niyan, di na nauubos eh. Pero consider as sold out yon. Tapos yung mga hydrogen, di ba? EFS Apparels. Oh. May printing pa yan sila. ERC, handle din nila. Wiseman Insurance, yan. So, yan, mga karamihan na yan. Ano yan eh? Under ng ano ng supervision ni Don. So yan mga yan, ano, kung i-address yan sa mga kapatira para daw sa gawain yung kinikita yan. So mga kapatid, pag sinabi mo ng alam mo, pag sinabi ng para sa gawain, eh tutuwang yung mga kapatid yan. Pero still, wala naman silang inilalabas na financial report o resibo. Kung talaga bang yung mga kinikita na yun na napupunta sa gawain, kundi puro bunga nga lang, di ba? How sure are we na lahat yan napupunta sa gawain? No? Kung may personal ba silang nagagamit? Ang alam lang natin, after so many years, may mga bagong businesses na itinayo ngayon si Brandon. Yung family nila, yung mga Happy Basket, yung pen silog daw na yan, kanila daw yun eh. Pagpatayo sila ng building na ganyan. So, ayun, hindi naman natin sinasabing galing sa Abolo yun, yung na tuwing unang araw na sa Linggo doon galing. Pero still, sa nakikita natin, meron silang captive market, no, sa mga businesses na mga yan. Eh, kaya hindi kataka-taka na ito si Sid, maging makaya niyang makapunta ng Taylor Swift's ano, ng concert na ang halaga ng ginastos, ang halaga ng sasakyan, ano, dahil caring nung ano nila, ng family nila, dahil may mga businesses na pinatatakbo yung mga yan eh, na ang captive market eh, mga kapatid, yun ang masagwang tignan kasi dyan, ano, considering na laging sinasabi ni Best noon, ngipit ang gawain, tumulong sa gawain, tapos makikita mo, ganyan ang, ano, ang gawain nila. Eh, pang-iinsulto yan sa mga kapatid na lumaban ng ubusan noon. Tinipid yung kanilang mga anak, ng pamilya, ano, para lang dyan sa gawain na yan, sinasabi nila. Eh, mahiya naman sila. Diba? Kaya ngayong naglabas nga tayo ng open letter bro only na stop ano eh, your contributions eh dyan sa MCGI eh. Yung mga kapatid dyan, hanggat hindi naglalabas ng official statement ang sina Brandon regarding sa pagkaka-involve niya dyan sa ng anak niya dyan sa ano na yan, sa issue ng Taylor Swift concert na yun. Kasi for sure, maraming na-offend dyan. Di ba? Maraming din nag-isip. Di ba? Maniniwala, ikaw ba, nobody, maniniwala kung walang na-offend na members dyan. Kahit isa. Diba? Ewo. May labi yan. Ang dami nga ano eh, nagtatanong eh. Ang dami mabubwisit dyan. Dahil syempre, alam mo naman, lalo na yung mga matatandang miyembro. Umaba ng ubusan dyan eh. Dami naghirap dyan eh. Umutang para sa gawain, di ba? Yun nga, tinipid yung kanilang mga anak, di ba? Hindi na pinag-aral sa mga private schools, di ba? O, para lang makatipid. Ano? Yung iba nga, hindi na pinag-aral yung mga anak. O, dahil lumaban ng ubusan sa MCGI, di ba? Tapos maririnig mo ganyan. Concert, yung magastos ng halaga ng sasakyan.
Kaya kung ako sa inyo, yung mga nakikinig dyan na panatiko, eh merong ano, merong dapat sagutin, ano. Sina, kumbaga may moral obligation si Don Kapulong as hindi naman siya ordinary members eh. He's also a KNP. Ministro siya eh. Diba? So may moral obligation sa kapatiran. Diba? Kung siya ay matinong ano, ministro, diba? Talagang sincere sa kanyang ano, sa kanyang sa aral na pinangahawakan sa loob ng MCGI as a servant ko, no, diba? Considering na may mga na-offend dyan sa ano niya, anak niya, although hindi naman siya yung involved, pero anak niya, still, command responsibility niya yun eh. May moral obligation siya na dapat sakutin, diba? Dapat maglabas siya ng statement kung humingi man lang ng paumanhin sa mga na-offend, diba? Saka kasi ano, wag silang mainggit, pero wag din silang pumikit. Oo. Pag nakakita sila ng ganyan, wag niyong pikitan. Hindi naman kayo naiinggit eh. Hindi inggit yan. Yung mga nagsasabing inggit yan, kayo kasi ang nakapikit eh. Pilit niya pinipikit yung mata ninyo. Meron lang kasi talagang mga may critical thinking, talaga nakakita na ayaw ninyong makakita. Ganun yun. Tsaka ano eh, tayo, di ba? Broccoli, si Ate Pechay, kumikita ka, di ba? Ako may income din. Ikaw ba, Broccoli? Ikaw, malaki kinibroccoli. Ano to eh, mayaman to eh. ikaw ba, Brox, ano? Alam ko kaya mo pumunta, kaya mo mag-spend, di ba, ng concert ni Taylor Swift. Oh. Pero ikaw ba, gagastos ka ba? Hindi. Nang ano, nang halaga ng isang kotse sa concert? Hindi. Na? Oh, di ba, see? Sasakay na lang elepante kaysa manood na concert ni Taylor Swift. Oh, di ba? Oh, ako ganun din eh. Personally, i-estimate ko yung ano ko, yung kapasidad ko, diba? Ano. Ano eh, hindi ko gagawin eh. Sa isang ano, 300, 400,000 gagastos ka na. O halaga na sa akin 500,000 sa isang event ng ano, ng concert ni Taylor Swift. That's too much para sa akin na ano na gawin ko yun. Kasi sayang yung pera dahil siyempre ang hirap kumita ng pera, di ba? Pero imaginein mo, ito, ang comparative speaking is, imaginein mo, ilang taon lang yan si, ano, si, pangalan niya, si Sid. I think nasa 23 lang daw yata yun, 20, ano, something ganun. Pero, ano siya? Tawag nito, kaya niya gumastos ng ganun. Mm. Oo, afford niya. Ha? Abo, afford niya gumastos ng ganun? Oo. Nung 20s ako, diba? Hindi ko pa afford yan. Oo. Sa, ano yung ibig sabihin? Ganun ba sila kayaman? At ano yung overflowing na yung pera nila para gumastos ng ganung kalaki? Yung itong si Sid? Parang mga ano yun eh, parang alam mo yung mga corrupt na politiko, Broccoli. Walang ano yan, walang habas gumastos ng luho dyan eh. Bakit? Kasi overflowing ang pera nila eh. Galing sa corruption eh. Kumbaga yung pondo ng bayan, di ba? Nagagamit nila sa corruption. Kumbaga may pera silang unlimited na pumapasok. Kaya, kumbaga, easy money. May easy money sila nakukuha. Kaya, kahit gumastos sila ng malaki sa mga luho nila, it's okay. Kasi hindi naman nila pinaghirapan yun ng ano eh. Parang ganun ang ano ko eh. Ang nakikita kong ano eh, ang similarities eh. Dahil ba
may mga negosyo silang captive market eh kapatid, na kahit anong itayo nilang business eh kikita kasi may captive market nga eh ganyan na lang yung paggastos nila. Tingnan mo yung isang kapatid ni KDR, si EJ Rason, kung bumili ng motor, di ba? Wala pang isang taon, magpapalit, milyon. Bakit ganun? Ba't ganun sila kung gumastos? O sabi, kahit sabi mo ng afford nila, bakit ganun? Dahil ba, dahil malalakas ang loob nila na kumikita yung mga negosyo nila na ang captive market ay mga kapatid. Walang lugi eh, di ba? O. Pero tingnan mo, kung wala silang captive market ng mga members at makakaranas sila, makaka-experience sila ng struggle sa pagmamarket ng tumakilik ng mga businesses nila. Ewan ko lang kung gagastos ng ganyang kalakihan, di ba? Eh, hindi eh. Eh, makikita mo, there's something wrong talaga na meron silang, dapat ipaliwanag dyan sila si Slesel at ano, Don Capulong, kung meron silang meron silang hiya sa mga kapatid na nandiyan diyan, eh i-address nila yan, di ba? Kung kinakailangan mag public apology sila, gawin nila eh, lumantad eh, lumabas na eh. Unless talagang makakapal ang pagmumukha nila at wala na silang hiya. Ang ano na lang diyan yung mga members na nandiyan diyan, eh, okay yung sa amin magalit, di ba? Hindi naman tayo yung nag-interview, bro. Eh, taka-public yan eh. Yeah, kayo sa amin magalit. Ang i-pressure nyo, si Nadbrandon Capulong, salita inyo. Pressure nyo, paliwanagin mo. Yung mga may balance pa, mga lokal na may balance pa sa WIS concert. Oh, pagka siningil kayo, may isip ninyo magkano kaya yung ano, yung maitutulong sana ni Sid. Ano, siguro nabayaran niya na rin tong balance lang ano ng Wisconsin, ano. May isip niya yun eh. Samantalang kayo ay nagpupumili na ihit yung target na inatang sa inyo na hindi niyo naman hiningi. merong makaramdam ka ng sense of inequality. Kumbaga, hindi na pagkakapantay-pantay. Kasi may nabibigatan eh, pero yung iba, umaapaw talaga yung ano nila. Kasi luho yan eh. It's something na hindi mo naman talaga kailangan sa buhay mo. Something na wasteful. Pwede siyang manood kasi tinignan ko yung concert, yung magkano yung ano ticket eh, yung pinakamahal na ticket as in yung pinakalo, siguro katabi mo na si Taylor Swift, nasa 1046 lang, so pwede naman siya manood. I think yung nakamahal sa kanya ay yung nag-travel pa siya, di ba? So manood siya ng may mumurahing ticket eh, makakuha ka in I think around 100 something lang. Medyo malayo pero makakapanood ka. So tama, ang ginawa niya talaga luho. Walang nagbabawal sa kanyang manood ng kahit anong concert, kahit sino pa ba mag-concert eh. Ang problema, may way. Kung gusto mo magluho, sige. Ang problema niya, nag-travel pa yata siya, yun ang yata mga nakamahal eh. Pero ticket alone is cheap. Hindi siya ganun na ano, na para kang... So, yung sinasabi niya, halaga, ika ng kotse, saan niya nakakuha yun? Ano yun? Nakakaintindi ko kung lahat ng pati travel. Lahat na yun. Pati souvenir. Hindi lang yung ano. Yung concert ticket kasi ni Taylor Swift, actually, ano rin talaga yan, hindi talaga siya mahal. Kaya yun nga yung questions lang. Compare with the other, kung ibe-base mo, mahal na rin kung totoo. Alam ako. Yung doon sa bakit. Ano lang yan, doon sa kanyang, ano ngayon, sa estado kasi ni Taylor Swift, legend na kasi siya, considers legend na siya. Pero hindi ganoon kasi kamahal eh. Ang nangyayari kasi sa every but iba kasi yung ginagawa ni Taylor Swift. Mababa yung concert ticket, pero meron siyang
Meron siyang get by the box. Hindi, may meron siyang ganun. May merch. Oo, yun. May merch siya. May mga merchandise siyang binibenta doon sa area. So, doon bumabawi yung grupo nila. Pero alam mo, meron ako ibang theory kung bakit niya nasabi na, ano, na, I don't know, maybe it's it can buy a car. Ang theory ko dyan, kasi hindi naman talaga siya yung tagabili ng luho niya eh. May enabler siya. Kasi kahit na ako, kahit na bawa, marami akong pera, no? Well, naggumagastos ako. Somehow, meron pa rin akong idea sa ano, sa halaga ng ginagastos ko. Kasi ako yung nagkaska. Kaya hindi niya alam exactly. Kasi nga, may ibang nagbayad. May enabler siya. Meron siyang ano, ibang gumastos para sa kanya. Kaya hindi niya masabi eksakto. 'Di ba? Ano, 'di ba plausible theory 'yon? Pwede, pwede din 'yon. Pero hindi niya alam yung exact kung magkano ba talaga yung sasakyan. Possible din ganun, 'di ba? Pero ang isa kasi possible, ang isang ano talaga diyan, ang sure diyan. Malaki yung ginastos niya. Kasi sabihin mo nang hindi exactly yung eksakto yung ama, kasi kung ang isa sasakyan kasi kotse lang, kotse lang na Wigo iyon, nasa 500,000 na eh, plus eh yung brand new. Eh sabi mo lang kahit kumasos ka lang ng trip mo papuntang Australia. Oh, yung pa, oh, kasi yung hotel. Eh sabi mo lang kumasos ka na ng 250,000, 300,000, still malaki pa din yun. Hindi biro ang amount yun. Baka may nilibre din siya. Oh. Baka may nilibre pa siya. Oo, oh, isa pa. Oh. Oh. Posible. Kasama, oh. Di ba? Oo, ganun. So, kaya hindi yan eh. Kaya, still malaki pa rin. Di ba? At saka masaklap pa kasi doon. Nagpa-interview pa siya. Alam niya man yung may pa-public yan eh. At, ano eh, bakit nagpa-interview pa siya. Diba? Eh, yan. Kumalot to. Hindi siya sensitive. Hindi niya ay wala sa mga elite family. Sheltered kasi yung mga bata na yan eh, sheltered. Ibig sabihin, yung sheltered ibig sabihin, detached sila sa ano, sa nangyayari sa outside world. Hindi nila alam na ano na, ang nakakasalamuha lang nila, yung mga ka-level lang nila ganun. Saka yung inner circle. O, kaya hindi nila alam yung epekto ng actions nila minsan. Kasi very sheltered yung mga bata na ganyan. Hindi nila narinig yung mga announcements sa lokal. Yung pigaan, di ba? Pigaan sa tulungan. Hindi sila dumadalo kung gano'n. hindi dinadaluhan ng mga yun eh. Special ano sila, di ba? Special yan. May special na ano yung mga yan. Di kasama sa mga grouping siya, nako. Hindi. Wala. Oh. Eh. Di kasali yan. Talaga pa lang may tinatangi, ano. imagine mo na lang, ano, kung kasama yan sa mga grouping, tapos lagyan mo ng target, at kung yun din sino, sabihin mo, ano, group, ano, ganito ang target ninyo. O, tapos makikita ng mga kagrupo mo, may balance pa grupo natin, tapos makikita mo yung ano yung isa nyong ka-member ang grupo. Oo, nasa Australia bumili ng ano ticket ni Taylor Swift, tapos ma-realize mo pambira may balance pa tayo sa ano, saan to bumili? Huwag mo ibili to ng ticket ni Taylor Swift. Oh, di ba? Kaya yan, hindi pwedeng isama sa ano eh, sa kawa, sa normal na kawan. Oo, may bukod na kawan yung mga yan. Yan, bakawan bukod, natin. Bukod na pastor. Oo, nakabukod yan. Mga natatangi. Hirang sa mga hirang. Ganyan. Oo, elite. Tama. Kasi pag mayaman ka na, yung sinasabi na lang, yung mayaman, lalong yung mayaman. Kasi may capital na sila eh. I-time deposit mo nga lang yan. Sabi ko nga sa inyo. Kasi inoferan ako niyan. Yung mga preferred, mga BPI preferred. May sariling entrance yan sa banko.
Hindi yan pagpapark dun sa ano, sa harap. Yun yan sa likod, may secret entrance. Kasi yung mga mayayaman. Ano yan, VIP. Talagang, oh. Meron yan, account manager. Sabihin sa'yo, boss, eto, meron kami bagong strategy. Dito mo lagay pera mo. Hindi na pipila, may sariling account manager. Diretso na yan. Dito mo lagay, kikita ka. Time deposit, every 3 months, makuha mo. Kita ka ng, ano, 75,000. Bon, naglagay kang 5M. Kita ka 75,000. So, every 3 months, meron ka pang gastos. Para kang may apartment na wala kang ginagawa. So, imagine kung million-million pera nila, wala na talagang kahirap-hirap yun. Kukunin na lang nila. Kaya yung mahirap naman, alam mo naman, it's all about mentality. Ako, mahirap lang ako. Manggagawa lang ako. Employee. Iba mentality nila. Mas magagaling sila mag-handle ng pera. Kaya, ano, yun na lang nilang gastusin. Siguro maganda, meron silang Instagram for public, meron silang Instagram for, ano, private friends. Doon sa public, puro MCGI, ingatan nawa, salamat sa Diyos. Yung kabila, doon yung mga hindi matitisod na kaibigan nila. Naisip ko lang, ko, diba? Tsaka yung way ng ano, bro, Oli, yung nakita mo yung conviction ng pagsasalita ni Sid na ano? Tumitil, diba, parang kinikilig pa eh, na? 100% daw, diba? Ulitin daw niya, 100%. Mm. Do you have regrets? No, none. Ano? No, zero. None. Zero, none. Sabi yung ano niya, yung conviction. Parang ano eh, nakikita mo parang sanay na sanay siya manood ng concert outside the country, di ba? Parang ano ba, personal lang ba ginawa yan ni Sid or ano niya palagi, di ba? Baka nga din natin, alam, kasama pa niya yung Brandon Capulo, baka kasama ka din dyan, ha? Hindi namin alam. O si Sis Lucel. Oh, si Sis Lucel, diba? Kasama. Oo, di ba? Eh, baka mamaya madalas yun ang ginagawa, hindi lang nakikita, nakuhuli. Diba? Eh, can you just imagine mo sa dami ng mga dumalo doon na concert, libo-libo, eh, isa ka sa na-interview. Kumbaga sa term pa ng MCJ, ano ba yung kalooban ng ba ng Diyos yan? Mahayag kayo? Diba? Dami doon. Sabi, ikaw pa yung ano, na-interview. Oh. Eh yan, yan pa lang yung nakita natin at nabunyag. Eh, paano pa yung hindi natin nakita? Oo nga. Mapalan. Yung nangyari ano, kay, ano, kay DR, no? Yung 7 years na, na nag-live-in, walang nakakaalam. During that time pala, may nag-live-in na. Yan yung sinasabi natin na yung sinasabi nila eh mga salita nyo lang naman yun, wala namang ebidensya, kwento nyo lang yun eh. Eh itong case oh, yung mga kwento na nga na yun, may mga nakasaksi no, nakakita. 'Di ba? Yung kinukuwento natin sa Area 52, 'di ba? May nakasaksi no, may nakakita, may video pa tayo. Oh. Oh, ngayon, so, may mga yan, papasok kayo yun yung oh. Ano yung topic natin ngayon na apoy, kung saan may usok, may apoy. Oo, yun na nga eh. Eh, katulad yan, oh, yung itong sa concert na to, yun na mismo, si Sinda mismo nagsasabi, di ba? Ginastos niya, ganun kamahal. So, mayroon talagang ganyang issue na lumalabas. Oh. But it doesn't mean na kung kinuwento lang natin, may sinabi yung ganito, eh, hindi na totoo or kasinungalingan na, eh kailangan i-balance mo, 'di ba? Ikaw na nakikinig, eh i-validate mo kung totoo ba o hindi. O sinabi natin na mayroong nagse-serve ng anak sa salot. O ikaw na fanatic, 'di ano mo, i-fact check mo mismo kanino doon sa mga KNP mo na na-involve yung name sa issue na 'yan, si Badrudel, si Brad Sani, si Rodney Abulencia. Ba't sa amin kayo nagagalit?
Diba? Ilang naman yung mga balita na nakakarating sa amin. Then why not i-validate mo? Mismo sila tanongin mo, di ba? Kung totoo o hindi. Oh. Ang hirap kasi sa mga fanatic, pagka kinireticize mo na yung MCGI, eh, sabihan ka pa, inggit, di ba? Hindi, hindi rin kasi ano eh, hindi kasi sila masisisi eh, na pumunta sa mga nakakataas eh. Kasi sila mismo mababranded na i-expansive. Ayun, oo. Pero ano mo, kahit ano lang, yung tanong lang na di natin, but Joseph, may kumakalat na ano video na Area 52. Totoo ba yun o hindi? Sabihin mo lang hindi, maniniwala ako. Ganun, di ba? Pwede naman siguro ganun, no? Pero hindi pa pwede, ba? Masapakan mo lang. Magtanong ka masama. Mo lang, Brad Joffen, sabihin mo lang. O kaya, Brad Eddie, sabihin mo lang, hindi po ako bakla. O, sabihin mo lang sa akin na, Brad Eddie, ano eh, may kumakalat, pinakalat ng INC, ano, bading daw kayo, pati mayroon pa kayong comic. Bakla ba kayo? Hindi. Sabihin mo lang, hindi ako bakla. Paniniwala ako kayo. Di ba ganun pwede namang itanong yun, no? Hindi ka naman ibang diwa pag ganun tinanong mo, no? Sabihin mo na meron ka na kaagad bias doon sa ano, doon sa tinatanong mo. By default, kampi ako sa inyo, pero gusto ko lang marinig directly from the author's mouth. Hindi ako bakla. Ganon. Diba? Hindi naman masama siguro tanongin yun. Diba? Eh, pag nagtanong ka nga, iba yung pagkakaintindi nila eh. Oh. Diba? Pag nagtanong ka, masama ka na. Bawal nga magtanong. Ibig sabihin nun, may tinatago. Talagang may tinatago. Kasi sinabi mo na nga na, ano eh, meron na agad akong prejudice na kayo ang tama. Pero gusto ko lang talagang marinig sa sarili niyong bibig, di ba? Di ba? Then look them in the eye. Look them in the eye habang sinasabi nila na hindi kami nag-live-in ni Sis Arlene ng 7 taon bago kami kasal. Parang nakikinikinit ako si Brad, ano, Jocel. Nako kapatid. Ba't ka ganyan? Huwag kang magsaring karunungan. ang sasabihin lang naman nila, oo, hindi eh. Hindi yung, ano, hindi yung, bakit mo tinatanong niya? No, kaya yung, ba't ganyan na? Isip mo, ano, huwag mo sagutin yung tanong ko ng tanong din. Diba? May fanatic na nga ako eh. Fanatic na ako. Sige, nakakiling na ako to by default sa inyo. Ang hinihintay ko lang may confirmation, di ba? Ganon. Di ba? Kasi sis, mahirap sumagot ng mga tanong minsan. Kahit alam mo na yung yung sagot. Kasi pag may tinatago ka, hindi mo madiretso. Napakahirap. Sabi mo, yung wala. Area. Ganyan, hindi lalabas. Yung mga area pa mo. Pa area pa. Hindi mo madiretso kasi. Ano, you're struggling to lie. Correct. Ganon. Kala ko, ano na to eh, ditapak-tok. Kailan yung ditapak girls nyo? In 2 days, no? Sunday? Oy, sino ba mga pwede dyan kahit na ano ah, kahit na, hindi lang girls, yung mga girls at heart din. Part 2. Biruin mo yun, no? Yung 7 taon silang nag-live-in, buong iglesia, ipinananalangin siya na ingatan ng kabinataan niya. Hindi ba isang malaking panloloko sa buong iglesia yun? Mm-hmm. Nagsinungaling kayo sa buong iglesia nun eh. Hinahayaan niyo ipanalangin kayo tapos nagchuchuk-tsakan na pala kayo. 7 taon. Kung wala pang nakahuli, wala pang nakakita, hindi pa aamin. Ah, nahuli ba yun, Brad? Nahuli? May nakakita. Ay, ganon.
May nakahuli. Kaya nga napilitan na si Bes na i-ano yan, ihayag na. Kaya ang daming nagulat nung sinabing ano, eh, dami natisod doon. Nung sinabing nung ano, umamin na si Bes na matagal nang may ano, kasama si KDR, 7 taon na, siya mismo nagsabi nun eh. Tapos pinapanalangin nyo sa buong iglesia, tapos may nangyayari. Anong kalokohan yun? Anong kaipokritahan yun? Ba't ako no, buddy, hindi ko pinalangin yan? Pinanalangin mo yan? Yung kabinataan? Oh. Yung pinapanalangin ko lang, dat ng buhay, si Bes at si KD. Yung kabinataan, hindi. Hindi. Oh, hindi the, ano, the most failed prayer. Nak ng tinapay. Hindi kaya dapat mag-isip din sila kasi maraming panalangin nang hindi pinapakinggan. Tulad ng yan, magisakit si Brad Sunny, hindi naman niya. Ang dami. Usually, ting mananalangin, ilang beses pa non-stop, di ba? Ako nga eh, yung mga device ko nakaano dyan, yung hourly, yung mga panalangin na wala daw patid. Natandaan niyo ba yun? Meron pa rin ba nun? Meron pa. Meron pa nun, walang patid. Hindi rin, ano, matutupad. Mga, yung mga nakatutok, nakamute naman. Ano na pala nangyari doon? Yung unlim, ano? Yung unli prayer. Ano? Unli prayer. Panalangin walang patid. Unli prayer. Tapos may awitan. Ano nangyari ngayon? Naputo meron na. Pa rin. No, meron pa rin. Kaya lang ano, community ang circulation na ngayon ay may part sa abroad, ganyan. Meron, yung community prayer, yun eh. Meron ba rin? Meron din siya 24/7. Tapos may attendance yun, Brad. Yung hindi siya required, pero pag dumalo ka, mag-a-attendance ka. Isasabihin mo sa group servant mo na umattend ka. Meron kang pipila pa na ano. O may attendance sa prayer. Hindi nga, di, parang paulit-ulit kasi ang alam ko recorded din naman yun eh. 'Di ba? Sino ano doon para manalangin? Akala ko kasi pagka halimbawa sa ano, paulit-ulit. Pagka turn na ng ano, turn na ng distrito nyo, ano, pinapa-attendan. Ala? Alam ko hindi required eh. Hindi required. Pero pag dumalo ka, kailangan i-text mo yung servant mo na dumalo ka. Ganon. Meron parang ito, form, yung Google Form. Google Form. Oo, Google. Ang effort naman. Google Form. Walang yan. Oo. Pero tingnan mo naman yung mga dumaatin. Hindi naman talaga umaatin. Naka-mute lang yung mga yan. Oo, ganun lang. Naglulukuhan lang din naman sila dyan. Sa ano nila. Ganyan talaga mga tupa. Tigilan nyo lang. Binibilang. Counting sheets. Diba? Pag mapapaan pa ka. Wala nga. Ay, nagpamasal siya ako dito. Ang nakikita ko mga elepante. Nagka-counting elephants ako. Siguro subconsciously yung mga pinuntaan kong temples dito. Elephants. Ang galing, ano yun, significance ng elephant. Strong. Ganun. Meron din parang Christianity. Anyway, baka napunta. Hindi ko lang tinanong. Walang tinanong. Anong tinanong? Ah, extra. Extra, wala. Ano eh, social eh, yung maayos eh. Hira. Pinagpalit lang ako underwear, yung parang net. Pucha, sabi ko, ito ba yun? Underwear ba to? Parang yung socks ng babae na maliit, mababa, parang ganun lang, sabi ko, underwear pala to. Nanong ko pa dun sa reception. Baka wala, underwear dun sa ano? Yung stretchable na parang net. Na-weird din ako dun. Parang ano, parang wen siya dito. Pero ang sakit, mag-massage. Ginagamit yung siko sa likod. Tapos ididiinan niya dun sa parting masakit. Tapos uulit-ulitin. Napapangiwi ako.
Yung pala yung Thai massage talaga. Ah, ganun pala yung Thai massage. Kung sumakit katawang mo. Mahal pa pag kinonvert mo sa peso, 3,000. Ayun ako. Anyway, yung panalangin, ang tanong kasi dyan, kasi laging sinasabi sa ating Kuya Del, yung, namumusong ka sa Diyos, yan. Pag magkakasakit ka, tatawag ka rin sa Kanya. Sa isip-isip ko, ang tanong ko naman, sasagot ba siya? Ba, tumawag ako, sakit nga ako. Ewan ko kung threat yun sa akin. Magkasakit ako, gano'n. Kasi may mga threats na din akong ganyan. Huwag mo antay na ganyan. Isang talampakan mo, magkakabukol. May ganun ka rin ba, Kuya Del? Pumira itong mga hebe. Okay, ano yan eh. Hindi, yung panalangin nila sila rin na sumasagot eh. Hindi mo napansinin mo. Ano yan? Di ba, pinanalangin mo, sana magkatrabaho ka. Oh. Eh, pag hindi ka nagkatrabaho, sila rin ang sasagot. Tapos sabihin, hindi ka looban. Kasi ano, baka mapahabak ka. Ano, baka hindi ka na makadalo, kaya hindi siguro niloob. I have better plan for you. Oh, eh sila rin naman sumasagot sa ano nila eh, sa mga panalangin nila, di ba? Oh, katulad ng panalangin nila nabuhay si Sebes, oh, eh hindi dinat ng buhay. Namatay. Oh, so anong palusot nila ngayon? Eh kasi marami pa ikaw ililigtas siguro, kaya kalooban pa ng Diyos na ano, makapagkasiwa pa si Bes, si JDR, etc. Ano ba? May mga ganun eh. Mga excuse eh, no? Dadalisayan pa. Marami silang, may mga excuse sila eh. So, sila rin naman sumasagot sa panalangin nila. Kaya kalokohan din sila. Ganda ako. Lahat naman sila nanalangin. Kahit yung kay Kibuloy, malamang nanalangin din. Wala rin nagawa. Huliin din siya. Wanted pa rin siya. Ang nakita ko lang na nangyaring panalangin na pinapanalangin din na sana guminhawa ang ano, ang pangasiyo ang mga mangaral. May ganun ba? may panalangin yung sana bigyan ng ano, ng ano ba to? Kaalwanan, di ba? Panalangin. Malusog na pangat. Ano? No, ang panalangin ay aliwin sila sa kanilang kapitharian. Oo, oh, naalala ko yan. Ayun, yun. Oh, yeah. Ganun. Aliwin na. Kapitharian. Tayo tuloy ng bar. Inaliw talaga. Kasi hirap na hirap na raw. Sa, ano. Tighati. Nandito pala si Mariel. Ang kapatid ni Sid Mariel. Kaya Mar Sid. Sid. Teka, ano ba tayo? Off topic tayo. Apoy. Wala lang akong maisip eh, but apoy eh. Yung apoy kasi, actually wala akong pakialam sa apoy. Mas ano ako sa elepante. Dapat elepante na lang. Sino ba makabibla yan? Ridel, ano may apoy? Salta ng Diyos, diba? Ang dalisay. Pagdadalisay. Marami kasi symbolism sa Bible. Lahat, pati tubig. Naniniwala ba kayo dun sa sinabi ni Radeli noon na ang mundo ay iniingatan ng Diyos sa apoy? Ibig sabihin, hindi magugunaw ang mundo by means of nuclear war or masusunog ng araw, ganyan. Ibig nga sabihin, hindi dadating yung
yung billion years ahead na lalamunin din tayo ng araw, lahat mamamatay, eh hindi pa dumadating si Kristo, mangyayari daw, dadating muna si Kristo bago mangyari yon. Ini-imply nila na ano, na hindi, ang magiging end of the world, hindi yung paniwala ng iba na apocalyptic ano, annihilation, yung magkakaroon ng World War IV na lahat ng bansa magtitirahan ng nuclear weapon. Hindi raw mangyayari yun. Yun ang interpretation ni Beth na ang iniingatan ng Diyos ang mundo sa apoy. Anong ano niya doon? Masabi niya? Magra-rapture na. Bago mang... Oh, mag-rapture daw muna bago mangyari yun. Mga ganon. Kasi may dalit ng daw buhay, di ba? Mas posible pa yung magkagera eh. Isa mag-rapture. Baliktad. Ah, mga solar flare. Tsaka sa dami ng mga sinabi niya hindi natupad eh. Parang hirap na niyang paniwala. Hindi, doon pala sinasabi niya na ang mundo eh hindi magugunaw ng by means of ano eh of fire bago mag-rapture eh. So yung ano na yan, yung prophetic announcement na yan, may expiration yan. Yan na nakikita ko. Maaring hindi na natin makita yung ano na yon, yung time na yon, pero alam mo at the very least itong mundo na to lalamunin lang din to ng araw. Oh, scientifically hindi na tayo existing noon, pero for sure may gunaw, pero not in the way na iniisip ng mga maraming mga religion. Ay mga kaya 'di ba may mga doomsday cult. Madami nang nanghula. Yung NCGI para naging doomsday cult din ang NCGI at some point eh. At Opo. Some point. 'Di ba? Kasi na gano'n, nag-stockpiling din diyan noon ng ano eh, na mga dilata. Na paranoid, may time na paranoid din. Susumpit ng monggo. Oo. Dahil nung ano, yung simula nung... Nagpatayo ng pader, di ba? O yan, sign na yun. Wala na eh. Daw nung ano, nung 9-11. Ay, 11. Simula yan eh. Naging doomsday calls ng ano eh. At one point. Tapos nung medyo lumamig-lamig, binago. Kahon daw. Mag-rapture daw muna. Sabi ni Dana. Hindi na raw mararanasan ng mga aagawin yung ano, yung kapighatian. Alam nyo, anyone na nang huhula-hula, hindi ako niniwala. Wala naman nakakaalam ng future eh. Sabihin, prophecy. Baka most probably, tinupad lang yon yung prophecy na yon. Pero, no one knows the future. Tama. Uso nga yan noon eh, mga gera-gera. Tatanungin yung taga-kita, oh, ano tingin mo dito? Prophet nila. Mananalo ba tayo sa gera? Ah, opo, mananalo tayo. Ginagabayan tayo ng ano. Yes. It's the same, ano eh, nangyari sa Greek eh, sa Greece. Greek mythology. Nagabayan ni Apollo. Di ba dito sa Pinas, maraming humula-hula na mga nakikihalo sa politics na si ganito eh ka mananalo. Ang dadalin ang inappoint ng Diyos eh, hindi lang naman si Giboloy na ganyan eh. Alam ko si Villanueva nagganyan din eh. Ang i-appoint ng Diyos na magiging presidente ay si ganito. Alam mo ba na hindi lang Pilipinas ang nagkaganyan. Yung US ganyan din eh, yung ano, tumakbo si Trump for the second time. Di ba natalo siya, si Donald Trump?
ano, oh, kay Biden. Hula-hula din sa, alam mo, ang daming pastor na naglilitawan noon, na naghula-hula, na, at hindi pa ng mga declaration nila, talagang binabayo nila yung pulpito, na, ano, ipaghihiganti daw ng Diyos ang mga naaapi sa pamamagitan ni ano ni Donald Trump. Ah, kulto. Dahil, oo. Oo, naging kulto nga ni Donald Trump, eh, wala namang kinalaman. Wala kalaman lang si Trump na may kulto na pala siya. Pero yun, ginamit siya ng mga pasto, eh natalo. Natalo. Kaya, ano, kanya-kanya rin silang palusot kung bakit natalo. Oo, oh, binabash niya si Biden. Oh, ganyan lang din ang ano eh. Level ng MTBI pagdating sa mga hula-hula. Alam niyo mga ano, mga Christian, pag may mga lumitaw na naghuhula-hula, ano na kayo diyan? Itaas niyo na ang mga red flag niyo. Mga hula-hula na yan. Oo. Kahit noon eh, parang joke-joke lang yan. Pampalakas lang ng loob yan sa gera. Pinapag-unite nila yung mga tao. Mga agakita. Di ba sa, ano ang movie yan? 300. Yung pangit yung muka. Yung nagko-consult sila bago sila sumapak. Yung mga yun. Yun naman nila alam yung future. Dami sa Biblia niyan. Tradition niya ng culture. Kahon daw, kahon. Lahat po kahon. Day na yung kulto mo, yung flat earth. Kulto ba yan? Joke lang, joke. Naniniwala ba siya sa flat earth, si Day na? Oo. Oh. Ah, talaga? Anyway, yung doon ba nang galing Ate Pecho, ano? Yung sabi kasi ng Diyos, hindi ko gugunawin ang mundo sa pamagitan ng tubig. So, ang conclusion iba, baka daw sa apoy. Hindi, apoy nga, ano, nakalagay sa Biblia, gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Apoy, do? Pero, dati, ang ano ni Beth dyan, mangyayari muna yung pagliligtas, yung rapture, baka bago yung global evangelization, bago mangyari yun. Yung paggawa sa ano by fire ganon tapos nag-iba tapos I don't know tapos bumalik yata oh I think sobrang tagal pa ng mundo wala yan walang mangyayaring ganyan tingin ko lang ah ewan ko may naniniwala ba sa rapture dito kung may mangyari man sa halot. Kung binabago-bago mo, nagkakaroon ng ano eh, inconsistency. Tingnan mo, tanongin mo yung, magtanong ka ng, kahit kamo, fanatic na kamo, magtanong ka ng limang fanatic, iba-iba, may nabautismohan ng 10 years ago, 5 years ago, no, tanongin mo yung mga bago, no, tanongin mo yung 20 years ago, oh, I bet you, iba-iba ng sagot yan. Oh, iba-iba ang natanda ng mga yan. Kasi ganun ang ano eh, ang side effect pag binabago-bago mo yung turo eh. Oh, kasi human nature yan, iba-iba ang memory retention natin eh. Opo. Ano ba sa tingin nyo ang future? Nagkaroon ng virus na hindi natin matulpo na matay mga tao. May susulpot lang na bagong species eh. Yung Earth, mananatili lang eh. Nature alam mo, pa rin. Ano, hindi ako naniniwala na ma-annihilate ang tao ng
virus lang. Oh, mahirap. Kasi nangyari na yan eh. Nangyari na yan noon na half a third of population ay namatay. Pero malaki pa rin yung natira. Na sapat pa rin para ano magdumami ulit. Mag-reproduce ulit. Ng tao. Kasi ang the way na mag-work ang virus is nag-i-stop lang siya pag na run out of host ka na. Yung wala ka nang mahahawaan, nahawaan na lahat. So namatay na rin yung hinawaan mo. So doon natatapos yung ano eh, ang pandemic eh. Pagka they run out of host. Ganun. Kaya ano, hindi ako naniniwala na kayang ma-annihilate ang human race ng virus. Ang virus. Lang. Saka magaling naman scientist natin. Figure ang out. Ang ma-annihilate lang talaga ultimately kung ma-survive man ng tao ang kalamidad, ang sakit, ang ano, is pag na nilamon na ng araw lahat ng ano ng planeta sa solar system pag sumabog na yung araw tagal pa eh matagal pa yun mamamatay muna tayong lahat bago mangyari yun million of years pa di ba ang estimate ng ano pero sabi nga nung mga ano no baka di dalawang araw mangyari mas ano daw eh mas makakatotohan at mas malapit daw yung nuclear war. Doon mas magugunaw daw ang mundo. Ah, insane na mga theory. Pwede. So, sobrang lakas naman nung ano. Yung black hole. Yung, ako naman naisip ko yung black hole. Kasi diba may malapit na black hole na malaki. Yung Milky Way galaxy, meron tayong sariling black hole eh sa Milky meron. Way galaxy. Oo, meron. Pero yung black hole ng Milky Way, mas matagal pa 'yon sa mga stars na nasa Milky Way. So bago niya lamunin yung mga stars, may mga stars na mamamatay. Isa na doon yung ano, yung sun. So may mas matagal pa sa ano sa explosion ng pagkamatay ng sun. Kung halimbawa for some reason hindi namatay ang sun, may posible na malamon tayo ng black hole. Pero napakatagal na hindi mo na maarok ng isip mo yung eternity na yun. Nag-expand kasi yung universe eh. Lumalayo yun sa atin. Ito pa. Sabihin na natin hindi nilamon ng black hole ng galaxy yung mga celestial bodies na umiikot sa kanya, no? Yung Andromeda na isa ring galaxy. No. Yun ang medyo malapit na galaxy sa atin eh, Andromeda. Yes. Is in a head-on collision towards sa atin. May dadating ang panahon na billion years yung Andromeda Galaxy saka yung Milky Way mag-merge. Pag nag-merge ang dalawang galaxy, hindi para kang naghalo lang ng kape at ano coffee mate. magkakaroon ng collision ng mga celestial body. Ibig sabihin, it's a chaos. Chaotic. Oo. Kaya yung sinasabi nila, ano, napakaganda daw ng creation kasi napaka in order. Perfect. Yung order na nakikita mo, kaya mo sinasabing in order kasi yun lang ang nakikita mo kasi sa liit natin, yun lang ang nakikita natin, yung order dito sa paligid natin. Pero lumabas ka ng bilyong-bilyong light years, makikita mo it's chaotic eh. Chaotic din, chaotic yan eh. Kaya kung halimbawa mag-survive ang sun, ang earth sa sun or sa black hole ng Milky Way, may Andromeda na in a collision course sa atin. Pagka nangyari yun, magiging isang
mas by the way, mas malaking galaxy ang ano, ang Andromeda. So most likely, ia-absorb ng Andromeda ang Milky Way. So most likely mas magdo-dominate yung ano, yung black hole ng Andromeda. So magiging part tayo ng Andromeda eh, yung mga ano, yung mga celestial bodies ng Milky Way. At yun eh ano, hindi yun para ka lang naghalo ng ano, ng bigat. it's magkakaroon ng nuclear fusion, ganyan. Ibig sabihin walang, there is no possibility of life na magsusurvive sa ganun. Magre-reset na naman. Tapos may sisibol na naman ang bagong Earth. Yung perfect yung location. Oo. Yung tama lang yung isla. At least, Petro, may nabasa ako. Di ba sabi niya, expected time of death daw ng Earth ay 7 billion years. But life on Earth will end much, much sooner than that. Earth will become unlivable for most organisms in about 1.3 billion years due to the sun's natural evolution. Nako. Oo. Mas malapit 1.3 billion years dahil sa sun's evolution. Kaya nag-explore na ng mga planets na pwedeng ano eh. Mars. It's on the, ano, nakaplano na lahat yan. Oo. Dating may tubig ang Mars eh. Kita niya para may river. Ano, forte. Naging ice lang. At sa alam nyo, yung Earth pala, ano, umaundergo yun ang climate cycle. Yung cycle ng cooling and warming. Yung global warming, mangyayari pa rin yun kahit walang intervention ng tao. Kaya lang bumilis, kumbaga nag-accelerate. Dahil nga sa ano ng tao, kagawa ng tao. Pero kahit na hindi magkaroon ng human napakakialam ng tao, meron palang kumbaga parang rhythm yung Earth na dadaan ulit siya sa ice age, tapos magtutunaw ulit. Kaya nga may ice age eh, nagkaroon ng ice age dahil dumaan yung Earth sa stage na ano eh, na nag cool down talaga. Oh, may sariling reset ang nature. Ganon. Kaya ano, pero yon, hindi natin alam kung paano mag-a-adapt yung mga organism throughout ano, including man, throughout dun sa pag iba ng ano ng climate ng Earth. Pero hopefully hindi siya yung maging irreversible na katulad ng anong Mars. Tsaka Venus, sabi daw nila, ano eh, dati daw Earth yan eh, mala Earth. Kaso, ano, hindi na nag-reverse kasi may mga ibang celestial bodies na nag-collide sa kanila na nag-iba ng chemical composition ng atmosphere. Kaya hindi na siya naging conducive to life. Ganon. Pero kung hindi sana nagkaganon. Makikita mo naman may mga crater. Pag may crater, sige sabihin, mark ng collision na bumagsak. Ganon. Kaya hindi na tinubuan ng buhay yung mga planeta na yan. Although nasa Goldilocks zone sila. Kung bagay tamang temperature sana. Ganon. Na iba yung ano, yung atmospheric composition. Ganon. Survival din, no? Yung Earth, nagsusurvive lang din kasi perfect yung location. Oo. May nagtanong niyan eh. Sabi, ba't to perfect nga daw ng gawa? Sabi naman nung 80s, ba't hindi magawa ng Diyos na gumawa ng mga species na malapit sa sun? Di ba Diyos siya? Ba't hindi niya magawa? Bakit kailangan niya sumunod sa naturalesa? Ang sagot lang ng atheist yan, marunong ka pa sa Diyos, gano'n. Oo. Yun, convenient answer. Pero kung Diyos ka, di ba? Gagawa ka ng mga species na kayang i-survive yung ganong heat. Ba't di niya magawa? Sumusunod din siya sa nature. Pero,
ano eh, ano-ano pa man, eh, tanggap ng lahat na, ano, na magwawa ka. Eh, believer ka o hindi. May end. Ayan. Ang nagkakaiba lang, yung after that. Nako, napakarami yung belief about afterlife. Usapan natin. Afterlife. Oo, dami. Di special MCGI. Eh. Parang ang lalabas ng opya lang MCGI. Pag pinag-aralan mo iba. Wala nga ano eh. Hindi nga masyadong masaya ang ano eh. Walang fun doon sa afterlife ng MCGI. Although sinasabi nila na maganda, glorious, ganyan. Pero tinatago na lang nila yung explanation or sa lack of explanation doon sa verse na mga bagay na hindi nakita, hindi narinig, ganyan-ganyan. Ganon, surprise eh ka. Ganon. Kasi yun ang convenient answer. Safe. Sa tanong na, oo, safe answer. Sa, ano ba talaga ang buhay doon? MCGI walang explanation doon eh. Although yung ibang religion meron. Oh, na mga ibang Christian religion meron eh. May description din like yung Mormon. Mm. Yung description nila. Kung sino yung mga napangasawa nila dito sa mundo, yun ang magiging asawa nila sa ano, sa afterlife. Ganon. Asawa pa rin pag babae ka, pero pag lalaki ka, parang ano, Diyos ka pagka lalaki ka, pero pagka babae ka, asawa ka nung Diyos na yun. Ganon. Ganon na description nila sa afterlife. And description ano, magiging ano, lalaki, wala nang babae. O, yan ang description ng MCGI. Lalaki naman lahat. Lalaki, oo. Lalaki lahat. Tapos, ang description naman ng saksi ni Jehova, 144,000 lang yung nasa langit. Tapos dito, sa mundo, ano, sila na ngayon ang magmamayari. Kaya yung ngayon pa lang sa earth na to, pag meron silang nagustuhang property o bahay, iniisip-isip na nila, kukunin ko yan, yung property na yan pag dumating yung ano, yung panahon ng yung panahon na mamanahin na namin ang lupain. Yan. Ngayon pa lang, nag-iimbot na ng property. Ay, diba? Ano? Oo. Kasi yun lang naman ang resulta nun eh. Pag pinakakuan mo ng ganun ng tao, na magmamana ka ng ano, ng wala ng tito-titolo na ano, sa'yo na yan pag kinlay mo ganon. Yung magandang bahay ng kapitbahay mo, pwedeng mapasayo yan pag manatili ka lang sa pagiging ano, Jehovah's Witnesses. Edi ikaw naman ngayon, di paniwala ka, no? Ano, araw-araw, makikita mo yung kapitbahay mo, saka yung maganda niyang bahay. Maisip mo, balang araw, magiging akin to. Hanggang, mula ngayon pa lang, iniimbot mo na. Kinokovet mo na. Ano ba ibig sabihin ng iniimbot na kinokovet? Yung... Ninanasa mo. Gusto mo ng mapasayo. Oo, oh, yun. Ninanasa mo, mapasayo. Yun. Yun ang, ano, yun ang resulta ng doktrina ng afterlife ng, ano, ng saksi ni Jehovah. Oh, diba? Iba-ibang ano eh. Yung Egyptians, meron silang Book of the Dead. Yung Book of the Dead, mahal yon, yung mamahaling libro yon na ini-issue lang yon sa mga elite kasi sila lang ang nakaka-afford nun eh. So, i-issue yon sa mga elite. Pag binili ng elite yon, pag namatay sila, imamamified sila, no? Kasama nila yon, Book of the Dead. Na nakalagay doon yung journey nila afterlife. Yun ang parang magiging instruction nila sa pagtawid nila sa ano, pag namatay sila. Oh, di ba? Tapos meron doon yung makakasalubong nila yung mga deities nila, yung half. Ay, yung tao na may ang ulo eh, aso, ano ba ito? Sila Anubis, sila, sila Osiris, yung makikita nila afterlife, gano'n. Tapos, tatanungin sila kung anong pangalan nila.
Ngayon, kailangan masabi nila yung pangalan nila para makasampa sila sa afterlife. Kaya ngayon, yung mga mommies na may mga kagalit na binubuksan yung mga ano to po, libingan nila, minumutilate ni yung bibig, binabasag yung ano, yung bungo, pati yung mukha, para daw pag trust nila sa afterlife, hindi masabi yung pangalan, hindi sila mag-ascend doon sa kabilang buhay. Ganun paniwala nila, mga Egyptian. Oh, di ba? Iba-iba ano, concept ng iba-iba afterlife. Oh, entertaining din eh pag binabasa mo. Yung kay Kibbs, ang sabi niya, mayroon daw siyang mansion. I know I have a mansion at my father's ano place. Oo, di ba? Pwede na daw siya before siya mag-take over sa Pilipinas. Iba ako na sa krus yan. Anak daw siya ng Diyos. Iba ako na sa krus. Sabi ni Bebong, hindi mo pwede i-criticize yung design kung hindi mo naman alam. Asan ba yung design? Ginamit din kasi nilang ano yun, even the Greek noon, di ba? Yung narinig din ako yan yung sinabi ni ano, si Plato. Ginamit yung afterlife, ano, I think mga 300 BCE. Ginamit yan ng Greece doon eh, kay yung philosopher na si Plato, yung about sa afterlife na pagka namatay ka, may mangyayari sa yung ganito kung naging ano ka, naging mabuti ka, so may mamanahin kang ganito, magiging maganda yung buhay mo sa kabilang buhay, etc. So, parang ang take nila dyan, mga Bible scholar, ginamit ng Grecian noon na to motivate yung kanilang mga army. Para ginamit yung political motivations doon sa mga kasi uso ng mga digmaan noon, di ba? So para mag-boost yung ano, yung moral at yung tapang ng kanilang mga army, na kahit na magkandamatay sila doon sa film, still meron silang i-expect doon sa kabilang buhay. Kaya kasi noon yan yung concept daw na sinasabi na pinagmulan din daw nung afterlife ano eh narrative eh. Yeah, kasi parang nabasa lang yan doon sa philosopher ni Plato, simula nung mga 300 BCE yan ang ginamit nila just to motivate nga yung army na possible na minana din ng mga Christianity na dumating si Christ. Kasi dumating na yung panahon ni Christ na ganyan din yung naging narrative na nila about afterlife. Pero kung babalikan mo, nagsimula yun sa Greece nung time na yan ay ginamit na nila para na i-motivate yung kanilang mga army noon. So isa one way of ano rin talaga eh, political motivations din eh. Right. Oo. Lahat yan, pati mga prophets. Ayun ako. Wala bang papalag sa mga sinasabi namin. Uso kasi yun eh, stories para ma-motivate mga sundalo. Patayan kasi ng patayan dati. Right. Stoic na daw si Dana. Hindi siya papalag. Parang namimiss mo si ang umibig sa'yo, ah. Boring ba pag wala? Oo nga, wala si Brad. Yung iba, baka sumagsalta, we have 8 minutes left. Yung hindi pa nag-share dyan, kanina pa kayo eh. Sali naman kayo sa usapan. Raise nga na hand, sinong gusto mag-share dyan? Dami natin dito.
Minsan lang to. Baka next podcast natin, next week na ulit. Hindi, uwi na pa rin sa YouTube. Nasa 70 plus. Si Pex. Hello, Pex. Kamusta na, Pex? Nako. Message mo kami. May episode ba tayo dun sa ano? Mga, yung mga videos na nakuha na, ano, nakita natin. Dun sa Area 52. Ang dami pa palang videos dun. Naglilitawan eh. Paano naging AI yan? Sabi nilang AI yung isa. Ewan ko na. Andun pa si Bradmel. Brad Roland. Ako po. Ano mga edit yun? Si Roland pala yung nag-gitara. Sabi ko na nga pa si Brad Roland yung namumukhaan ko eh. Tapos nandun din si Hamilan. Oo, oh, diba? Hamilan band pala yun. Yung tumutugtog sa likod. Ba, si Hamilan, lahat ng gusto kong kanta, minorder niya. Have you ever seen the rain? Huwag ka. Ay, nako. Natang halata. Bukas, bukas. Naiwan ako yung plano eh. Kinisit. Kamasahe yan, kaya ka naiwan, ha? Oo, oh, eh, napasarap. Sige, bawi tayo. Naiwan ba na nag-delay kayo sa ano? Nag-delay kami, 45 minutes. E di shopping-shopping muna kami. Akala namin yung time na binigay is boarding. Yung pala, yung mismong departure na nung aeroplano. So, pagdating ko, wala nang tao po siya. Bili ulit akong ticket. Ang mahal. Alam ka naman, dito muna ako ng mas matagal. May pasok yung anak ko. Wala, no choice. Ayan. Kaya na-apply ko yung pagiging stoic ko. Sabi ko, shit. Ang mahal nito. Anong gagawin ko? Madedepress ba ako? O ano? Move on ba? Ang hirap mag-move on, Dana. Yung ganon, parang 2 minutes late lang ako eh. Hindi na kami pinapasok eh. So parang, oo! May nagsisigaw nga dun eh, na late din eh. Buti na lang napag-aaral mo yung pagiging true stoic mo, man. Oo. Hindi, nahirapan ako. Mahirap labanan. Nakaalis na ba yung ano? Yung aeroplano? Nakikita ko umaandar na. Ay, wala na. Uurong na. No. Punta ka na kagad sa acceptance. Pero hindi, ina-announce yung name nyo, di ba? Di ba ina-announce name nyo? Hindi, nandun na kasi kami. 1 hour before, nakapila na ako. Nakaupo na ako doon. Bumili nga lang ako pa sa lupong kasi ang dahil ko pang taibat na gagastahin. Para hindi na ako magpapalit. Hindi, what I mean, andun lang naman kayo sa airport, di ba? Ang gano'n, di ba yung ina-announce yan? Wala bang announce well, nito na... Wala ako narinig, siguro. Dahil maingay. Ay, gano'n. Hindi ko narinig. Kung nag-explain na ako sa gabi. Gastos. Alam ka naman di ako umuwi. Ay, si Tepech. Yeah, tapos. Alam mo na ano na na, na may napanaginipan ako. It's funny because nasabi mo 'yan na naiwan ka ng eroplano. Kagabi lang nanaginip ako, naiwan what? Daw ako ng barko sa pier. What? Oo, naiwan daw ako, na sumakay daw ako ng ano ng bus. Tapos nawala daw yung bagahe ko, hinahanap ko. Nung on the process na hinahanap ko, naiwan daw ako nung ano, nung barko. Connected ngayon, tayo sa pwede. Kaya nga eh, nasasagap ko yung ano, frequency mo. Kaya tayo nachichismis eh.
Broccoli loves pet Ate Pets daw. Bihira ito mga MCGI na. Ang bihira. Eh, hindi naman gawain ng ano yan eh, ng MCGI talaga eh. Gawain lang ng ano, ng mga troll na kinukonsente na. Isinsan nga natin si Broccoli tsaka si Svetch. Sa yung pag-usapin. Kita mo, connected yung ano namin, no? Thoughts namin. Oo nga. Oo nga. Ang bihira. Ano pa naman ako, yung panaginip ko parang haba kasi parang lumibot pa ako. Nagtanong-tanong ako na saan ba yung ano bagahe ko? Saan ba claim ano lost and found? Paano ba bumalik sa magbiyahe pabalik dun sa ano sa bus station? Baka doon ko naiwan. Parang ganun. Inabot pa ako ng mga ilang oras bago ko nagising. Ganun din ginawa ko eh. Naiwan pa rin ako. Kasi nailagay na yung baggage. Pinahabol ko pa sa immigration. Sabi ko, kunin. Oo, oh, tagal ko rin. Oh my God. Buti nakuha pa. Same pala. Ayan, Riddell. Habol. Sige. Please I'm satisfied. Pa. Parang yung sabi ni Red Pill kanina sa atin niya lang. Ah, gusto mo love team tayo? Pwede naman. Hindi. Parang pwede lang. Love team. Sige, ikaw na lang. Nangasar si ano kanina, si Red Pill sa amin. Ano ka ba? Nag-I love you na ngayon, jowa ko sa'yo eh. Ay, oh, hindi pala, I love you sabi niya. Mahal kita. Mahal kita. Threesome sis, threesome. Hoy, dinudumihan yung ano ni Riddell. Oh. Sige, Brad Riddell, love team na tayo, ha? Okay, may dalawa na palang love team dito. Oo. Ay, hindi ba si Riddell? Oo, oh, alam. Hindi nga alam ko, alam din ni sis unsatisfied yun, kaya nagtataka ako kay Riddell. Pwede ako flexible naman ako. Open relationship. Pili ka na. Sino ang gusto mo, Riddell? Ha? Sino gusto mo dito? Sa podcast? Ay, sa podcast? Ah. Meron, secret. Kuya Del? Si Dana, ayan. Brad nobody. Hindi rin. Wala siya dito. Ah, single? Wala nobody. Siya. Hindi ko alam kung single, pero nakita ko na siya dito. Oh, uy, dito sino ko? To? Curious naman ako. Si Aldred, guwapo yun. Wala dito, wala siya ngayon. Si Aldred ba? Sa nagsisimula ang pangalan. Magaling pag-English, babae. Sa nagsisimula yung pangalan. Talaga lang ah. Oh, letter, initial. Si Lon. Oh, ah. Lon? Aasarin nyo ako lagi dyan eh. Si Lolo, si Soro. Anong letter daw? Halal Division. Oh, Vlogcaster. Vlogcaster. Halo kayo na, Vlogcaster. Pagtitripan niyo na naman si Vlogcaster niyan. Oh, gwapo yun. Nakita. Nako, sasenda kita picture niya, ano. Vlogcaster. Nung bata-bata siya. Model eh. Model. Artista yun eh. Alam niyo ba yan? May pelikula yun si Vlogcaster eh. Taga-Dubay din yata kasi yun, no? Hmm. Oo, oh, model-model yan. Angkan yun eh. Saan kasi yung pelikula niya? Nanalo pa ng award yun. Wala yun. Ay, si Gano pala yun. Yeah. Patay tayo, pagtitripan nyo na naman. Pag... Ay, hindi. Sa atin lang yan. Wala namang naik. Wala nakakaalam ng secret. Wala nakakaalam. Ilan lang tayo dito. No? Atin lang yung secret. Hindi niya malalaman. Nawala do antok nila sa chat. E pa-end na tayo eh. Tatlong oras. Gusto talaga chismisan. Dahil sa love team nyo yan ni Ate Peach kasi eh. Oo nga eh, visit. Ayan. Kaya sige, kuya Adel, ano, Peach, meron ding ano,
Ano? Meron din nagtotroll dun sa page niya. Sino bang ano ni Kuya Adel? Meron din siya, meron din ano, pumapi ng page niya. Kuya Adel din yung nakalagay. Ah, wala tapos yan. Mga ano, INC yung ano, mga content. Mga post. Sino bang girlfriend ni Kuya Adel? Sino ang nalilink kay Kuya Adel? Ano? Wala, ano lang ako. Wala. Oh, napaka- bating. Gawin mo na kasi yung ID mo doon. Bigyan ako ng ID, kaya alam. Wala akong maisip kung sino ipapartner si Kuya Adel. Sisib na lang. Sisib. Uy, bata pa yan. Pag gano'n kami, mag-gano'n kami, manood ng concert, basta libre niya. Oh. May naisip ako, hindi ko pwede sabihin dito. Yung ano, may edad na, Kuya Del. Mukha pa rin bata. Kaya lang, okay. Ano, delikado. Yan naman yun. Sino yan? Yung ano ba yan? Yung MILF ba yan? Oo, oh, dali. Diretso papatay na si Kuya. Mamatay sa sarap. Ayan. Sige na. 3 oras na. Oh guys, sige, pag uwi ko bukas, ayan, pwede nating sunod-sunod rin tong podcast. Loobin na nga. Ng news. Sa mga, si ilan ba? 62 na nasa YouTube. Ayan, good night po. Ayan, Pex, good night. Kita-kita tayo next Thank time. You. Hey, bye. Guys. Bye. Bye, guys. Bye. Bye.